God, kung may mga Biblia kayo mga kapatid, makipagbuklat kayo sa Psalms chapter 51 verse 10. Sabi niya dito, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. And cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me." Verse 12, sabi niya, "Restore unto me the joy of my salvation, and uphold me with thy free spirit." So mga kapatid, sa umagang ito, mainam na umpisahan natin yung serbisyo ng ating Panginoon na malinis yung ating puso at ating isip mga kapatid. Dahil naniniwala ko mahirap maramdaman ang presensya ng Diyos kapag may pumipigil o may kasalanan sa ating puso mga kapatid. Kung yung isip natin hindi in tune mga kapatid sa ating Panginoon, mahirap maramdaman ang presensya ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa umpisa pa lang mga kapatid, isikna natin mga kapatid, humingi na tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon mga kapatid, isikna natin yung kanyang presensya mga kapatid. At habang ating inaawit mga kapatid, yung awiting ito mga kapatid, "Create in me a clean heart," gawin natin itong panalangin mga kapatid sa ating sarili mga kapatid. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me, and cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit with me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Praise God. Malaya tayong dumulog, manalangin sa ating Diyos mga kapatid sa umaga nito. Refiners.
cleanse me from within and make me holy, purify my heart, cleanse me from my sin deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my master, ready to do God. Mga kapatid, sa lahat ng nakatapos manalangin ay tayo po ay malayang tumayo. Habang awitan natin ating Diyos ng awit ng pasasalamat, mga kapatid, ay malaya nating purihin ang ating Panginoon, mga kapatid, as we sing this song, Thanks, Thanks. Thanks, thanks, I give you God. Sa ating pagtatapos ay aking hilingin kay Pastor Ronald na siyang mag-pray sa ating pagtapos ng devotion. Hallelujah. We thank you, Heavenly Father, sa kagandahan ng araw na ito. Salamat din, Panginoon, sa natapos na devotion. Salamat sa lagi mong pangunawa at pag-intindi, sa kapatawaran na lagi mong iginagawad sa amin, Panginoon, na sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagkakamali, nananatili kang tapat sa aming buhay. Lord, hallelujah, narito ang mga young people, Panginoon, nakaset na po ang bawat isa at na nakahanda na po ang bawat isa na tumanggap muli ng pagpapala. Ihanda mo po, Diyos, ang bawat isa sa mga puso o isipan nila na muling matuto ng iyong mga aralin sa mga next na activity, Panginoon. Ikaw nga po, Diyos, yung siyang manguna. Halil, kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah, mangusap sa bawat isa sa amin. Muli kaming matuto ng mga iyong mga alituntunin at pamantayan para sa aming ikatutuwid habang kami ay naglalakbay sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat din sa iyong paggamit sa aming devotion leader, Brother Jaire. Patuloy mo siyang pagpalain. Hallelujah, sa kanyang ministry. At patuloy na ingatan at gabayan. Maging ang bawat isa at sa iyo namin tinitiwala, Panginoon, ang next activity at aming pong inaangkin ng katagumpayan sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Malaya na po tayong makakaupo. Alam ko na ang bawat isa sa atin ay excited, mga kapatid, na dumalo sa YLTS, mga kapatid, di ba? Dahil matagal din, mga kapatid, nung
huli na nagkaroon tayo ng gawain, mga kapatid. At maraming mga bagong young people na hindi nakasama noon, hindi naranasan yung mga ganitong gawain. At salamat sa Diyos dahil nandito kayong lahat, mga kapatid. At sa hindi na pagtatagal ay darako tayo sa orientation. At tinatawag si Sir Jesus. Praise the Lord, mga kapatid. Isang napakaganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. So nakakatuwa dahil half of zone 1, zone 1 lang ito, mga kapatid, ano? pero ang dami natin. So nakaka-bless. Palakpakan nga po natin ating Panginoon. Hallelujah. So roll call muna tayo, mga kapatid, bago muna ang lahat. Nasaan po ang mga tiga-Binmaloy? Pwede po ba tumayo tayo, mga kapatid, mga tiga-Binmaloy? Matigabin malay. Yun, palapakan natin ating Panginoon. Praise the Lord. Binmalay pa lang yan, mga kapatid. Nasaan kaya yung mga tigamangaldan? Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Mga tigadagupan. Away and Aguilar. Praise the Lord. Sa mga tiga San Fabian. San Fabian Church, praise the Lord. So, mga tiga Bulawan, wala pa po. Halos puno na tayo, mga kapatid, pero wala pa po yung mga Bulawan. Mga tiga Bulawan, nandito na po ba? Nasa labas pa po. Oh. So, halos puno na tayo, pero wala pa po yung isang church. So, yung iba po, kung maaari, pwede mag-forward na lang po. May mga bakante pa po sa harap. So, ngayon, mga kapatid, tayo po ay magkakaroon ng orientation para po sa kaayusan ng gawain ng ating Panginoon. Dahil alam po natin, ang ating Diyos, He is the God of order, mga kapatid. So, unang-una sa lahat, binabati ko po kayo ng isang magandang umaga at welcome po sa ating lahat. Sana feel at home lang, mga kapatid, ha? So, ngayong umaga, magkakaroon po tayo ng orientation sa pagkakataong ito. Sige po, habang nagpo-forward po yung iba. Yan. Praise the Lord. Praise God. So unang thank you.
Praise the Lord. So, isang napakagandang umaga sa inyong lahat, mga young people. So, salamat sa ating Diyos at nagkaroon tayo ng ganitong klaseng gawain. Dahil kagaya ng sinasabi ng inyong officer of the day, hindi natin alam kung kailan, umuulit pa ba o itulit. Pagkatapos ng eleksyon, baka lockdown ulit. So, subalit salamat sa privilege na tayong lahat ay nakadalo sa ganitong klaseng gawain. So, hindi na po natin patatagalin pa, tumay tayong lahat. Praise God. So, sa ating pag-umpisa, ay maganda na hilingin ko nga po sa ating kapwa kamanggagawa, Pastor Ronald, na siyang mag-pray sa ating pag-start. Narito kami, darako mag-aaral, O Diyos, ng iyong mga salita. Lord, we are expecting once again na tuturuan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Lord, gamitin mo nga po, O Diyos, ang inyong lingkod, Pastor David, to teach boldly with power and anointing na nanggagaling sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, na ang bawat mga kabataan na nandito, nariyan ang kanilang mga humble heart and a teachable spirit, hallelujah, that they might obtain your word, Panginoon, na may kagalakan sa kanilang puso, Ama. Maraming salamat. At amin po inaakin ang katagumpayan. In Jesus' name, amen. Praise God. So, sige, maupo na po kayo. Parang naninibago ako. Praise the Lord. So, salamat sa ating Diyos. Andito na ba lahat ng churches? So baka tingnan niyo yung katabi niyo, baka hindi niyo na pala kasama ngayon. Baka nandun pa sa church ninyo. Baka naiwan yung isa. So, pwede ko bang tanungin asaan ang mga, parang alam ko lahat ah. Mangaldan. Meron, andito na yung mga mangaldan. Ayan. Nasishay pa kayo ah. Dagupan. Andito na yung mga Dagupan, syempre. Brother, taas mo yung kamay mo, brother. Ayun. Taas nyo yung kamay nyo. Ayan, mga Dagupan. Huwag nyo ikahiya yung ano nyo, kung saan kayo. Bulawan. Okay, so meron na rin tayong Bulawan. At ano pa yung mga ibang church na doon? Binmaloy. Asan ang mga... Ano yung isa? Ha? San Fabian pala. San Fabian Church. Ilan tayong lahat? Anim? May nakalimutan ba akong church? Canada Church. Wala. Malay nyo, matuloy yung APYC ninyo, mga kapatid. Yung Korean Church. Yung taas ng kamay, ganito. Praise the Lord. So, praise God. So, ako ay nataasan, isa sa mga nataasan upang mag-share sa inyo, mag-lecture para sa umagang ito. Bibigay ko yung the best. Subalit, ang Diyos na lang ang bahalang kumilos sa atin lahat. So, medyo wala pa kaming tulog dahil magulo yung ano, kapitbahay namin doon sa church. Ewan ko kung nakatulog yung mga kasama ko. Katabi nila yung video okay, mga kapatid. Pero, gayon pa man, salamat sa ating Panginoon, nakapunta pa rin tayo dito. 1 Timothy chapter 4, verse 12, sabi niya doon, let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Sa Tagalog, wag hamakin ng sino man ang inyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisasampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Praise God. So, mga young people,
Andito na tayo sa generation. Andito na kayo sa generation na iba sa generation po namin. Siguro na nagkaroon na ng cellphone. May cellphone naman noon, high school. Pero yung 5110, kung alam nyo pa yung mga cellphone, pwede nyong panaksak sa mga magnanakaw yun eh. Pag in-hold up kayo, may sungay yun eh. May antena siya. Pag ninanakaw, pwede nyong pambato kasi sa kasing bigat ng yelo din yung ano niya eh. Pero ngayon, andito na tayo sa bata pa lang, meron ng cellphone. Ang kinakatakot ko mga kapatid at ang kinakabahala ko na tinitignan ko yung transition kung paano kasi yung problema sa sanlibutan ngayon, yung problema ng mga kabataan ngayon ay mas tumitindi pa kaysa sa dati. Mas lumaki yung bilang ng mga nabubuntis na bata pa lamang. 11 years old. Meron dun sa isang elementary school mga kapatid. 11 years old, grade 5. Habang siya ay malaki yung kanyang tiyan, naglalaro siya ng 10-20. Hindi niya alam. Next month, makanganak na siya marahil. O sa mga susunod na buwan, 11 years old, mga kapatid. Ngunit hindi pa fit yung kanyang kalagayan para sa ganung klaseng sitwasyon. Yung kanyang mentality ay hindi pa ready. Maraming mga kabataan ngayon na lulong na rin sa mga masamang bisyo. And number one na bisyo ngayon ay walang iba kundi ang mga mobile games. Na ang akala ng mga ilang kabataan, ito ay normal lang. Pero sabihin ko sa inyo, yan ay addiction. Kung naubos mo ang oras mo, ang ilang halos mag-8 oras ka sa kakahawak mo ng cellphone mo, yan ay hindi na po normal. Hindi ka na po maayos. Yung kaisipan mo ay nilalaso ng mga bagay na ang binubusog mo lang ay ang iyong mata. Ayan yung tinatawag nating lust of the eyes. Madaling mahook ang mga kabataan, even ang nakakalungkot dito na balita ay even sa church. Ito yung nakakalungkot na balita sa inyo mga kapatid. Minsan, nasa loob ng simbahan yung sinasabi ko. Na kailangan ito ay magamot. Hindi pwedeng ipagwalang bahala dahil kayo ang backbone ng simbahan. Kayo ang pinakamalakas na parte ng church. Kung gagawin nyo ang easy-easy lang ang paglilingkod nyo sa Panginoon, kawawa ang inyong pamilya. Kawawa ang inyong mga magulang. Kawawa ang inyong mga kapatid. Kung ang akala lang natin sa paglilingkod natin sa Diyos ay parang easy-go-lucky lang tayo. Mapuspos ako ngayon o hindi, okay lang. Aatin ako ngayon o hindi, wala akong pakialam. Basta nasa puso ko si Lord. Wow, sana all. Sana all nasa puso mo si Lord. Praise the Lord. Nandito na tayo sa generation na very exposed na sa kasalanan ng tao. Wala nang maganda sa telebisyon. Nanonood pa ba kayo ng TV ngayon? Halos wala na rin gaanong nanonood sa TV dahil meron na kayong cellphone eh. Ha? Yung Korea novela, ganun. Kaya nyong magpuyat ng ilang araw. Ha? Mapanood nyo lang yung, yan ay mga klase ng addiction mga kapatid. Na supposed to be, dinugugol mo na lang sana para manalangin, para magbasa ng salita ng Diyos. Dinugugol mo na lang sana dahil we are in the last generations. And nakikita ko mga kapatid, naobserbahan ko na ginagawa na rin ng Diablo ang lahat ng bagay. Nag-i-introduce siya ng mga magagandang klase ng games. Nag-i-introduce siya ng mga magagandang klase ng mga babasahin sa social media para ma-divert yung kaisipan ng mga kabataan sa mga walang kwentang bagay. Let me emphasize this, walang kwentang bagay. Alam ko, aminado kayo, sasang-ayon kayo sa sinasabi ko. Walang kwentang bagay ang ginagawa ninyo. Walang nagbe-benefit. Hindi nakakatulong sa pamilya. Hindi nakakatulong sa nanay. Hindi nakakatulong sa tatay. Walang benepisyo na kaya mong ibigay sa yung mga ginagawa. Kaka-Facebook mo dyan, kaka-TikTok mo dyan. Baka may mga nagti-TikTok pa dito, may account pa kayo, nagba-viral.
Sa TikTok, hindi kayo sisikat doon pag hindi nyo pinakita nyo yung mga private parts nyo. Naobserbahan nyo ba yun? Ang mga sumisikat doon, very desperate sila. Halos maghubad na para magkaroon lang ng maraming likes, maraming followers. Na napapansin nyo ba yung ganitong klaseng sistema ng mundong ito? At minsan, ito po yung nakakalungkot. Merong kasama sa loob ng church. Minsan nandito din sa loob ng church. Ang nakakalungkot pag sa loob ng church pa ginago, andito ka pa nagtitiktok. Nyo mo. Ang nakakalungkot, kasama mo pa si pastor. kasama mo pa si pastor. Pero wag naman sana. Nanonood kayo ng, nagbabasa-basa kayo ng mga Wattpad na nagtitrigger yung inyong mga sexual desires. Nanonood kayo ng mga kung ano-ano ang bagay, mga kapatid. Ulitin ko, very exposed na. Ang internet, wala na pong restriction. Bakit? Kung sinabi bang, are you 18 years old and above, kaya bang i-detect ng cellphone mo yon? No. Kahit ang 5 years old na bata kayang buksan, yung mga hindi pwedeng buksan. Ito yung nakakatakot sa generation natin. Kaya yung ating tema, by all means, parang ano na yan eh, parang awa mo na lahat na ng paraan gawin mo, maging example ka lang sa mundong ito. Ha? Ano yung kaya nating gawin para sa kanila? Alam nyo ba na para kang superhero? Sabihin ko sa iyo, yung ministry natin, ikaw yung magsisave ng mga ilang kabataan para dalhin mo sila sa tamang landas. Parang nakakatawang isipin, pero isa kang superhero, kapatid. Na yung buhay niya napapunta sa impyerno, ngunit ikaw ang magsasalo sa kanya. Hindi yan ang daan. Na minsan, hindi kasi natin kayang, hindi natin minsan napapahalagahan yung bagay na ito. Hindi natin na bibigyan importansya ang mga bagay na ito. Kung kaya lang nating maunawaan yung halaga ng kaluluwa ng mga tao, hindi ko alam kung hindi ipapatak ang luha mo pag pinagpre-pray mo yung kaibigan mo. Kung maunawaan mo yung value ng kanyang kaluluwa, hindi ako maniwalang hindi ka lumuluha habang nagpre-pray ka. Na Panginoon, iligtas mo yung kaibigan ko na hindi pa nakakilala sa Diyos. Alam mo, bubuhos yung luha mo kung nalaramdaman mo yung halaga ng kanyang kaluluwa. Ngunit kung hindi mo pa nakikita yun, ganito ka lang mag-pray. Lord, iligtas mo yung kaibigan ko, Panginoon. Tapos bukas, Panginoon, provide mo yung pangangailangan ko. Ganun lang kasimple yung prayer natin. Yung nanay mo, tatay mo, hindi kayang pumatak ang luha mo kung hindi mo naunawaan ang kahalagahan ng kanilang kaluluwa. So, young people, parang awa nyo na, be thou an example. Maging example naman tayo sa mundong ito, hindi yung tayo pa yung promotor. Ha? Sinasabi mo, invite na! Tama na, email mo na. Invite ka, balang ko, invite to church. Kala ko evangelism. Ha? Nag-chat ka, invite na. Praise the Lord. Teenage pregnancy, ito yung mga common na nangyayari sa mga vloggers. Totoo ito ah. Mga vloggers na sikat sa YouTube, pinopromote ang live-in, fornication. Hindi pa sila kasal. Maraming sikat na mga vloggers na nagli-live-in. And then pag hindi na nila feel, di ba? Inaabangan nyo rin sila minsan. Ay, naghiwalay na si ano. Oh, nakakalungkot yung kanilang story. O minsan kung ano yung mga umuuso, o lalo na yung mga nanonood kayo ng mga Korean, yung mga dance group, ano yun, yung mga Blackpink, ganon. Pinopromote ang mga homosexuality. Na kung minsan ang akala ng ilang young people, ay bisexual si ano, parang feeling ko bisexual din ako. Parang ako din. Totoo ito, mga kapatid. Kung ano yung pinapanood mo, kung ano yung pinifeed mo sa mata mo, yun ang mangyayari sa'yo.
Kung meron ka pinapanood na mga ganyan, nagli-live in, hindi malayong mangyari din sa'yo, baka ba darating ang araw, namumuhay ka na rin sa fornication, hindi pa kayo kasal, nakikipagtalik ka na. Mga kapatid, be thou an example. Parang awa nyo na, iligtas nyo naman yung susunod na generation. Kikita nyo yung mga bata? Kung hindi tayo tatayo na maninindigan kung ano yung itinuturo ng Biblia, sasabihin ko sa inyo, yung susunod na generation, mas grabe pa sa atin. Yun yung nakakalungkot na mangyayari. Yung susunod na generation, baka tinatapon-tapon na lang ito. Hindi na kailangan yan, basta nasa puso mo si Lord. Okay lang, kahit mamuhay ka ng may kasalanan. Pero sabihin ko sa inyo, mga kapatid, hindi po ganun ang sistema ng Diyos. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang masusunod. Hindi kung ano yung gusto ng tao, susunod ang Diyos. Hindi kailanman kayang pasunodin ng tao ang Diyos. Tayo dapat ang sumunod sa Diyos. Kaya yung mga homosexuality, mga kapatid, na iniintroduce sa sanlibutan, na sabi nila, okay na ito, okay na yan. Ulitin ko, mga kapatid, hindi pwedeng ang Diyos ang sumunod sa gusto ng tao. Sinasaktan natin sila minsan, sabi ng mga iba, tayo daw yung nananakit. Hindi po tayo nananakit. Sinasabi natin yung totoo. Kasi ang hindi pagsabi ng totoo ay hindi tunay na pagmamahal. Malalaman mo na totoo ang isang tao o kaya malalaman mo na totoo mo siyang kaibigan kung kaya niyang sabihin ang totoo sa'yo. Alam niya na nagkakasala ka tapos hinahayaan ka lang niya. Okay lang yan, brad. Basta umaten ka lang. Pero yung kaibigan mo na nanita sa'yo minsan na sinabi niya, pag tinuloy mo yan, may impyerno ka, kapatid. Pag tinuloy mo yan, mapapahamak ka. Sila yung mga totoong kaibigan. Kasi sila yung concern sa'yo. Sila yung mga mayroon talagang totoong pagmamahal sa'yo. Ngunit yung mga kaibigan na nagkamali ka na nga, pinagtatawanan ka pa, ini-enjoy pa. Ito yung nakakalungkot eh, yung nagkamali ka, ginagawa pang kalukuhan yung pagkakamali mo. Kaya hindi nagsisisi ang tao dahil akala nila joke lang ang lahat. Ngunit kailangan maramdaman mo yung pain na ikaw ay nagkamali. Kailangan maramdaman mo yung sakit na ikaw ay nagkamali, kapatid. Kaya itong gagawin natin, ito yung sasabihin ko sa inyo, mga kapatid. Masakit man ito, pero alam ko ito yung dapat. Kailangan namin kayong iligtas. Kailangan maraming maiwan sa inyo na tatayo paninindigan ang salita ng Diyos. Ang tanong ko sa mga young people, kung hindi kayo, sino? Kung hindi kayo, sino? Sino sa tingin nyo ang tatayo doon sa lugar ng Mangaldan para panindigan ang salita ng Diyos? Yung lasenggo? Pasuray-suray. Oh, ang Diyos ay mapagmahal. Kanta niya. Ha? Magbago kayo. Kanto, abog ba? Ha? Yung nagsisigarilyo, yung gusto nyong ano? Ha? Dapat maging tapat tayong Kristiyano. Kung hindi kayo, sino? Ang tanong. Kung hindi kayo ang tatayo, sino kaya? Alam nyo na wala. Ikaw lang yun. Kaya sa bawat isa sa atin na narito, you are in the right place. Kaya ka nandito dahil meron kang gagawin. Meron kang tungkulin na kailangang gawin. So, ang pinakasala rin lang naman ng lahat ng nangyayari ay walang iba kundi itong cellphone na ito. Dahil dito, tapos yung internet na yan, kaya yung mga kabataan ngayon ay hindi na, kakaiba na ngayon ang kabataan. Kakaibang kakaiba. I can cite the difference dahil naging youth din ako noon. Noon pa nga, kipad pa lang yung ano namin, mahirap ng kontrolin ang young people. Yung tik-tik, larag may limam, no? Ma-plus kan man text. Ha? Yung kahit hindi mo tinitingnan, no? Kahit nakaganito ka, yung mga, wala kasi, ako lang kasi, 100 years ago kasi yan, hindi nyo na maalala yun. isang,
100 taon na ang nakakaraan. Kaya ini-imagine nyo na lang siya, sabi ko. Ah, pagalingan mag-text noon eh. Kahit nakatalikod, ganyan. Kaya niyang mag-message dun sa ililigawan niya. Okay, so ito yung pag-aaralan natin. Haba ng introduction natin. Okay, you are an example. Okay, you are an example if hindi siya nagtatapos sa you are an example. Merong kasunod na word na if. Magiging example ka kung. Okay, ito yung mga pag-aaralan natin mga kapatid. Una, you are an example if your words are right. Kung paano ka manalita. Sa lahat ng mga sumasagot sa mga gulang, magsabing, praise the Lord! Oh, sabi ko na nga ba eh. Ang dami. Mukhang mahirapan ako magturo dito. Pero salamat, honest kayo. Mahirap yung hindi ka nag-amen, totoo naman. At least, honest ka sa sarili mo kung nag-amen ka man sakali. Okay, you are an example if your words are right. Alam nyo ba kung bakit minsan hindi pa nakukumbert-convert yung magulang mo? Baka marahil sa pananalita mo. Baka marahil may hindi pa siya nakikita sa'yo. Yung mga kapatid mo, hindi makasunod-sunod sa'yo. Baka kasi meron ka pang problema. So, kailangan ang ating pagiging Kristiyano. Alam nyo ba na kailangan nating maging para kang magiging selfless. Yung kakalimutan mo yung sarili, kahit nasasaktan ka, di ba, maglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Di ba, yun yung laging tinuturo ni Pastor? Kahit nasasaktan tayo, pero minsan di ba talagang pag sobra na yung pain, parang napakahirap gawin. Ah, pero sabihin ko sa inyo, kailangan mo pong gawin yan. Para lamang sa kanila. Pwede ba natin gawin yun? Pumasok sa isip nyo na, para sa kanila gagawin ko ito. Para sa kanila magtitiis ako. Para sa kanila, for their sake. Para lang sa kanila, okay lang kahit masakit. Ha? Umaatin ka pa rin ng church kahit pagod ka na. Bakit? Sinong iniisip mo? Hindi yung sarili mo eh. Sila. Kaya mga kapatid, ang pinakauna nating if your words are right. Mga young people, kamusta yung pananalita natin? Baka meron pang nagpuputo maya, puto bumbong dyan. Ha? Puto bumbong, apuspusa, nga naman. Ganto. Meron. Naalala ko yung Pastor Ronald. Di ba? Meron yung napuspus na young people. Sorry to use this term, ha? Baga to, apuspusa lasi. Apuspus na nayo. Sino yung dito? Baka hindi nyo pa alam yung word na lasi ay isang uri ng mura. In Pangasinan term. Minsan, ginagawa nating parang expression lang yan eh. Pero alam nyo ba yung katumbas niyang word? Alam nyo yung katumbas niyang word? Yung PUTA. Pangasinan. Version. Parang ang akala natin ang gaan-gaan lang, pero malalim pala yung word na yun. Na yun pala yung katumbas niya, yung PUTA na word. So, at least alam nyo na ngayon, di ba? Paano naniwalay na puspusin si kayo? Saan naman si Bagato? Baka may mga nagmumura pa dyan. Kamusta ang pakikipag-usap nyo sa inyong magulang? Paano wala ni ubat-ubat si kayo? Ha?
Ikaw pa yung galit. Ikaw pa yung, ikaw na nga yung mali. Sino dito yung? Si Kalalanti Aliwa. Si Kanimu Uba. Alam nyo ba yung nakakainis doon? Hindi na lang ba pwedeng pasensya kila, nanay. Unlukot ko lata, nanay. Ilukot ko lang. Ha? Kamusta tayo sa ating pananalita? Dahil kung hindi ito makita ng ating mga magulang, hindi ko masisigurado kung madadala ba natin sila sa church. Kung yung words natin ay hindi pa rin nababago, dati ka pa rin. Kapatid, hindi ka example. Dinidiscourage mo pa sila upang hindi sila maniwala sa Diyos. Kasi ang expected nila na ikaw ay umaten, may magbabago sa'yo. Kasi ito yung katotohanan. Ang una nilang binabasa ay hindi ito yung buhay mo. Ang gaano ang tuishare mo, nanay, ang bautismo ay para ikaw ay magkaroon ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Makasabi mo dabong, aki siya lang mo sumansi, sino ba eh? Ba't ang kulan ng kalab yan? San amay, numan share kay Word of God, grabe, parang makatotohanan. Pero pagdating sa gawaing bahay, naku po. Hindi na makita yung example. Anong iisipin ng nanay mo? Aliwa mo yung nanaaralan to, anak ko dyan. Church, parang hindi totoo ang Diyos. Alam nyo kasi, ang buhay natin, once na ito ang nagbago, ang buhay, the greatest miracle ay yung ikaw ay magbabagong buhay. Hindi po yung may bulag na nakakita. Dahil mayroong bulag na nakakita na hindi naglingkod sa Diyos. Hindi yun miracle. Mayroong mga pilay na gumaling, ngunit bumalik sa bisyo. Hindi yun miracle. Dahil ang tunay na miragro ay yung ikaw, tinanggap mo ang Panginoon at nagbagong buhay ka. Kaya sa bawat isa sa atin, alam nyo nung, ito i-testify ko yung, noon yung aking mga kuya na dating mga lasinggo, may mga drug addict. Alam nyo ba doon sa street namin, nung sila ay na-convert, nung sila ay nakatanggap sa Panginoon, halos lahat ng kabataan doon sa street namin ay umatin ng church. Maraming nabaptize. Bakit? Ang nakita nila, yung dating lasinggo, yung dating kasama nilang nagdra-drugs, ay Biblia na yung hawak. Alam nyo yung impact na pag ikaw ay merong pagbabago sa buhay mo, kakaiba ang kaya niyang gawin. Hindi mo na kailangang mag-preach. Hindi mo na kailangang mag-share ng Word of God sa nanay mo dahil nakikita niya na sa'yo, buhay ang Diyos ng batang ito. Kaya ganun ka-importante ito. Parang awa nyo na maging example tayo, mga young people. Para sa kanila, kaya ba natin? Para sa kanila, mga kapatid. Kamusta tayo? So, iwasan na natin yung pagsagot-sagot natin sa ating mga magulang. Kasalanan mo man o hindi, ito yung gusto kong sabihin, kasalanan mo man o hindi, wala kang karapatang sumagot sa kanila. Converted man sila o hindi, nakakilala man sila sa Panginoon o hindi, wala kang karapatang sumagot-sagot sa kanila. Huwag mong sabihin, mas banal ako sa tatay ko, bakit ko siya susundin? Hindi ka kailanman magiging example kung ganun. Huwag mo siyang sasagutin kasi lasinggo siya. Huwag mo siyang sasagot-sagutin dahil maritis yung nanay mo. Tumatawa kayo, ha? Marami siguro dito. Huwag mo siyang sasagot-sagutin dahil hindi mo nakikita sa kanya yung mga bagay na gusto mong makita. Kasi ang problema doon, tinitignan mo yung sarili mo, mas banal ako sa kanya. Bakit ako susunod sa kanya? Kailanman hindi makakakilala ang iyong magulang kung ganyan ang iyong mentality. Isipin mo yung buhay mo na hindi ka rin nakakilala sa Diyos. Kailangan yun yung ituring mo sa kanya naman. Alam ko darating ang araw magiging kagaya ko rin siya na magbabago. Praise God. Kamusta tayo sa ating mga pastors, sa ating mga leaders? Baka yung mga pastor niyo diyan. Ha? Pastor! Tutay book mo ay pastor? Aliliwa? Baduy kayo yung mansulong akawas. Baka may mga ganyan pang parang barkada mo lang yung pastor mo. Wag.
magbigay kayo ng respeto sa pastor nyo. Hindi ko to sinasabi dahil ako ay pastor. Ito ang natutunan ko noon. Ito yung tinuro sa amin noon. Ako nga, pag umarap ako kay Pastor Dewey, nanginginig-nginig pa. May gusto lang akong sabihin. Ha? Kaya sa bawat isa sa atin, parang awa niya magbigay kayo ng respeto. Pag nagsasalita kayo, magbigay naman kayo ng po at opo din. Kagaya sa inyong mga magulang. Ha? Mampinsiw kayo mo. No? Kaya minsan, pero nakakapanibago ito. Yung pag dumadating ako sa Benmali, nital lara, dagdakal lara, gusto kong tumakbo. Pero nang amyamayara, mampinsiw. Pero sige, kasi yun yung ano eh, alam nilang pagbibigay galang. Tama yung ginagawa ninyo. So, kailangan ganun yung pagrespeto nyo sa inyong mga pastor, sa inyong mga leaders. Baka nagmi-meeting-meeting kayo, yung mga leader nyo sinasagot-sagot nyo. Hindi pwedeng ganun. Kapag ikaw ang nakatayo, darating ang araw, huwag kang magtaka kung hindi ka na rin nila sinusunod. Ito ay preparation. Alam nyo bakit kayo tinuturoan tayo na magbigay ng respeto sa ating mga leader? Kasi darating ang araw, pag ikaw ang nasa posisyon, mauunawaan mo siya. Ang mga taong marunong rumespeto, sasabihin ko sa inyo, kayo ang posibleng susunod sa inyong leader. Ang taong walang respeto, kailanman hindi ka mapropromote na maging leader. Totoo ito. Totoo ito. Alam din ng Diyos kung ano yung kalagayan ng puso natin. Alam din ng Diyos kung ano yung hinahabol din natin. Pero yung taong mapagkumbaba, sila yung unang mapropromote. Kahit gaano kakagaling kapatid, kahit anong edad ng leader mo, sumunod ka sa leader mo. Ha, kung ang presidente ninyo ay 14 years old, ikaw ay 51. May 51 ba dito? Ha? Kung ang leader mo ay 14 years old, sige, sumunod ka. Pag sinabi niya mag-evangelism, sige, brother, susunod ako. Ha? Kailangan ipakita niyo yung support niyo sa inyong mga leader. Through words. Ha? Huwag yung mahirap, mga leader, ay sa mga member. Kung piano si Kaniso, manchichismised leader mo. Uy, alam mo si ano? Okay, grabe. Amyong malayo galit to man. Tapos yung isa din, senior din niya doon sa iba. Uy, kaya nga. Kaya anong mangyayari? Division yung nangyayari. Pagbabahagi-bahagi. Hindi na natin siya friend. Hindi na natin siya ibubuto next year. Pangit yung ugali niya. Ano kaya kung magkaisa na lang tayo, mga kapatid? Same sa lahat ito, even sa mga leaders. Hindi ka pwedeng mag-accuse kung ano-ano na lang. Tandaan niyo atin, mga leaders, tayo ay kailangang maging good example sa ating mga pinamumunuan. As president, nasubukan ko rin president na napakahirap yung maging example ka palaging. Parang mahirap gawin yun. All the time, nung nangyari manakarkaw niya. Walay gilata, oops, baka mamatay siya. lahat na lang ng bagay. Gusto mo, banal. Pero kailanman hindi mangyayari yun. Leaders, kahit kailan hindi mangyayari yun. Tao rin tayo. Pero ang importante, parang awa nyo na, mag-fail ka, bumalik ka ulit, tumayo ka ulit. Hindi yung nag-fail ka, Pastor, ayoko na, Pastor. Hindi ko na kaya, Pastor. I give up. Come on, in English mo niya. Tapos susuko ka lang pala. Huwag kong manasabihin yung mga yun. Be an example. Sabihin mo sa kanila, sabihin mo dun sa ano. Kahit nahihirapan ako, magiging leader pa rin ako. Sige, kahit pinagbabato na nila ako, sige, hindi ako babawi sa kanila. Saan kayo bumawi? Sa prayer. Dito nyo idaan. Huwag yung sa messenger. Huwag sa Facebook. Ay, agi. Magbayad ka na ng utang mo. Ayoko na sa'yo. Ay, kamensyon. Akamensyon may ngaranto, may leader.
parang awa nyo na, mga young people. Huwag nyong idalan sa social media. Hindi lahat concern sa inyo. Yung mga iba doon, maritisme. Ang tigawan dahil, okay, ito namin ang kagawa sa Raramaykin. Eh, paano kung yung kapitbahay nyo yun, na Bible study nyo pala, hindi pa naku-convert? Anong sasabihin niya? Okay, aliluwa mo na yan dito, magkukulkul irat Facebook. Nai-imagine nyo ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Pampanangasin yung mga young people, nung wala'y pinagdadaanan nyo, agyo ipapawid Facebook. Ha? Iniwan na ako ni ano. Naghanap na siya ng iba. I hate you. Tut, kanta niya, diba? Wala exclamation point to niya. Talaya. Wag, mga kapatid. Your words should be right. Kailangan ang ating mga pananalita ay maayos na. Mag-post ka na lang ng mga Bible verse, yung mga encouragement. Kung napapagod ka na, nasaktan ka, ang ishare mo yung mga words of encouragement. Kasi yung kapatid mo na nanghihina din, pag nabasa niya yon, dumaan sa wall niya yon. Ha? Ito yung napakagandang senaryo, mga kapatid. Yung merong ka palang kapatid na parehas kayo ng pinagdadaanan at dumaan sa wall mo yung pinost mo, kahit anong klaseng problema, malalagpasan natin, kasama natin ang Diyos. Umiiyak yung kapatid mo, hindi mo alam na encourage mo siya dahil lang dun sa nararamdaman mo, hindi ka kasi makasarili. Hindi kasi yung puro tungkol na lang sa'yo ang gusto mo. Yun dapat yung gawin natin. Kasi ang being an example, selfless, hindi makasariling tao ito. Hindi niya inisip, kahit nasasaktan siya, wala siya. Hindi niya ipupost sa Facebook, wala na akong pera, post. Hindi ito patungkol sa'yo. Kailangan maging example tayo, mga kapatid. Alam ko nagigets niyo lahat ito, mga kapatid. Oh, baka may maritis pa diyan. Hindi ko na i-example, hindi ko na i-elaborate. Tigilan nyo na yung pagiging maritis ninyo. Okay, next. You are an example if your conduct is good. Kung yung paggawa mo ay tama. So, kailangan tayong maglingkod sa ating Panginoon. Of course, parte yan ng ating buhay. Hindi ka lang na tinanggap mo ang ating Panginoon, na-baptize in Jesus' name, na-receive mo ang Holy Ghost, then that's it, wala na. Kailangan mong i-maintain yung holy life, kapatid. Hindi tayo makakaakay ng kaluluwa kung hindi mami-maintain itong holy life na ito. Kung sakali man na naglilingkod ka sa Diyos ng walang kabanalan, puro kahipokrituan na lang yung nangyayari doon sa loob. Kasi meron din mga church na okay na yung fornication, okay na yung adultery, okay lang yung ML. Meron pa ako napanood noon. Nag-preach na pastor, ang ginamit niyang illustration, yung ML. Umaatake yung mga kaaway, nasira yung tore, ngunit nung ikaw ay natalo, meron pang next game. Ganto. Wow! Yung mga membro, nabibless yung mga ML player. Oh, hallelujah! Thank you, Jesus! Tatangko lang. May pastor Manaya, gamer ba? Ito yung nakakalungkot, mga kapatid. Nakatotohanan. Kaya mga kapatid, kailangan yung mga kilos gawa natin. Hindi na dapat makasanlibutan. Parang awa nyo na, huwag nyong dalhin ang sanlibutan sa loob ng church. Kundi yung church, dalhin nyo sa sanlibutan. Minsan tayo yung nagpapapekto kung ano yung uso. Ganun din. Pati sa pananamit. Ha? No, sa uson kalya, may kapaldo kalbo, may kapaldo, walay buhok to. Umamulay buhok muna, boss. Ha? Wala ra may gulis-gulis to dyan eh. Ha? Kung yun ang uso, yun yung gagawin. Bakit? Ha? Sino ba yung mahal natin, mga kapatid, itong mundong bagito, ang Panginoon? Gusto mong maging pogi dito sa mundong ito. Pero kamusta ka, pugi ka ba sa Lord? Sabi ng Panginoon, Romans chapter 12, verse 2, be not conformed to this world. Huwag kayong makikiayon sa mundong ito. Dahil ang Diyos ng mundong ito ay walang iba kundi si Satanas. Ano ba yung mahumuso para sa Diyos ba yan?
yung tanong ko, yung mga umuuso ba para sa Diyos? Yung mga TikTok na yan, para sa Diyos ba yan? Hindi. Kasi kahit kailan, hindi mamahalin ng sanlibutan ito ang Diyos. Dahil kaaway ng Diyos ang sanlibutan ito. Kaya parang awa mo na. Ha? Noon to yung uso, kamalami sasabay ang Kristiyano. Noon pa, gulis dyan. O pero kakaiba yung Kristiyano, mga kapatid. Sabi niya, I love you, PC. Kanto, wala yung kurti to dyan. I love Pastor Sam. Kanto dyan po na I love Papa Jesus. Kanto. Ano ba yan? Pwede ba yung ganun? Huwag tayong makiayon sa sanlibutan dito, mga kapatid. Ulitin ko, ang pagiging Kristiyano natin, hindi lang sa loob ng church. Ito, ini-emphasize ko lagi ito sa mga young people. Parang awaw nyo na, wag sana naman na sa church lang kayo blessing. Ha, maraming naku-convert. Pero pagdating mo sa bahay, failure ka. Yung sabi ko sa kanya, kung sa bahay, failure ka na rin sa church. Hindi ka blessing sa bahay, pero active na active ka sa church, tumutugtog ka, musician ka, nagbabag-up ka, pero pag uwi mo ng bahay, kaya pala ayaw mong papuntahin si pastor doon, tam malalaman nila yung mga kalukuhan mo. Wag. Mga young people, hindi lang tayo Kristiyano sa loob ng church, maging sa loob ng bahay, parang awa nyo na, mangkuli kayo. Kailangan maayos yung... pinaka-importanting matutunan ninyo dito, mga kapatid, yung... Kaya nga sa church, di ba, pinaglilinis yung mga young people, pinag-aayos-ayos ng mga kung ano-ano. Magandang training nyo na yon. Para pagdating nyo sa bahay, parang normal na lang ba? Pwede ba yon? Sa church, hugas ng pinggan. Bawal pa ng oras to. Siya lahat ang pastor, kantor. Pero kasabi dyan, abong, ay, agamanaya man si sino. Hindi ba nakakahiya yun? Blessing ka, bakit? Kasi doon maraming taong nakakakita sa'yo, pero sa loob ng bahay, sinanay lang naman. Pero hindi, mga kapatid. Sa loob man o sa labas ng church, parang awa nyo na, maging example tayo. Tandaan ninyo, ang pamilya nyo, ang first church ninyo. Ito yung priority natin. Alam nyo ba yung ano yung divine order ng yung priority natin as Christian? Number one is si God. Huwag nyo gawin yung pamilya nyo yung number one. Dahil pag si God ang minahal niyo, kahit lasenggo yung tatay mo, kaya mo siyang mahalin. Alam nyo ba yun? Pag number one si Lord, kahit lasenggo yung tatay mo, minamahal mo siya. Bakit? Si Lord ang number one sa'yo. Kahit minsan nasaktan ka ng nanay mo, pero nasa church ka pa rin, bakit number one si Lord? Pero pag ginawa mong top priority ang iyong magulang, pag nag-fail ang iyong magulang, madadamay si God. Hindi ka aate ng church, bakit? Pinagalitan ka eh. Kasi mali yung arrangement. Okay, number one is God. Alam nyo ba ang number two? Yung family ninyo. Sila yung pinakamahabang oras na kasama nyo sila. Sila ang inyong first church. Next, ang inyong ministry. Ang gaano, si kay Tagamapod Church. Pero kailangan unahin mo muna yung sa bahay. Sana sa bahay nagmamap ka din. Nagwawalis ka din doon. Okay, so in conduct, parang awaw nyo na, pag-uwi nyo ng bahay. Pwede ba yun? Baka pag-uwi nyo ng bahay, iugip yun. Nay, ano ba? 2 days yung aming camp. Pagod na pagod ako. Ano ba kayo? Napuspos ako ng Holy Ghost. Napagod ako na napuspos. I need rest. Wow! Sana all. Yan ang wag na wag nyong gagawin sa pamilya ninyo. Pagkatapos ng service, pagkatapos nyong umuwi, yung uuwi na kayo, anap yung tampul may timba. Nay, manasula la. Kung dari timba dya. Ay, anak, walay pusi tayo. Wala kailangan sumanasul. Ay, manaya. Kung merong huhugasin, ma, ako na yan. Oh, grabe. Sabihin ng mama mo,
kapigal na may kap yun, ha? Tigay budget yun, no? May supply. Pati nung tukain lang si nanay yun. Bakit? Kasi may resulta. Maganda yung resulta, mga kapatid. Parang awa nyo na, mga kapatid. Yung kandak natin, ulitin ko, pagkatapos ng mga gawain, umating kayo ng prayer, chain prayer, umating kayo ng kung ano-ano mang gawain doon, mga prayer and fasting, huwag niyong ipakita na pagkatapos ng gawain ay kayo ay nanghihina. Yung fasting ninyo, paano sampo kayo? Oh, nanay, ang sugus ko ng fasting kami. Paano kay paatinin ulit ng nanay mo pag ganyan? Kailangan kahit naka-fasting ka, nagtatrabaho ka. Ha? Common mistake. Kasi bakit ko sinasabi to? Ganito yung nakikita ko noon nung kami ay young people pa. Umuwi yung mga iba, tulog. Tapos mababalita mo, tura raya yung people ay. Sana wag mangyari dito pag uwi ninyo. Pag uwi ninyo, maganda, sabihin ni pastor, tawagin nila si pastor ninyo. Pastor, bali-bali yung mayot kap niyo. May anak ko, ya, agaman sisinup. Since birth. Nasisinup lalatan. Since birth ni. You are an example. If your love is true, yung pagmamahal natin ay totoo. Ah? Hindi tayo nagmamahal dahil minamahal lang tayo. Ah, sa mga ilang, ano, may mga magulang dito na marahil kayo ay broken family. May mga ilan dito na hindi nyo ginusto yung, hindi nyo gusto yung kalagayan ninyo. Kaya may mga iba sinasaktan, may mga iba hindi pinapate ng church. Dito lalabas yung totoong pagmamahal. Yung kaya mo silang mahalin kahit hindi kanila mahal. Pwede ba natin gawin yun, mga kapatid? Alam nyo ba, yun naman talaga ang tinuro ni Jesus Christ dito, di ba? Minahal niya yung nagtadyak sa kanya. Yung nandura sa kanya, siya yung reason para siya ay mamatay dun sa cross. Ha? Kung ako si Jesus, luko, yaya, gagawin ko para si, ay, paspas ko si Katumay Cross. Ang kapoy, kimbo, ha? Sama si Katumay. Paspas. Kung ako lang si Jesus Christ, ganun yung gagawin ko sa kanya. Pero ganun yung tinuro ng Panginoon. Tayo ay, hindi tayo worthy. Hindi tayo karapat-dapat. Naalala nyo yung buhay nyo noon? Hawak nyo pa yung bote ng alak? Yung mga iba ay nakaganito pa kayo na naglalaro nung tinawag ka ng Diyos. Tapos sinabi ng Panginoon, musician ka ng church. Halika dito. Bumangon ka. Ha? Ikaw yung Bible study leader. Tigilan mo yan. Diba? Kung titignan natin yung ginawa ng Diyos, yun din yung gusto niyang ituro sa atin. Yun din yung gusto ng Diyos na ibigay natin sa iba. Magiging example tayo kung marunong tayong magmahal. Hindi ito patungkol dun sa jowa ninyo, ha? Na niloko kayo ng 5 beses. May nakita ko niya. 5 beses kayong sinaktan. Pero hindi ito yun. Iba ito. Sa Diyos lang ito nakikita. Ha? Kaya mga kapatid, your love must be true. Kailangan ito ay totoo. Ingatan ninyo ang iyong puso pagdating sa pag-ibig. Mga young people, pwede ba kayong maging example din sa mga susunod na generation na bigyan ng halaga ang marriage na ibinigay ng Diyos sa Biblia? Kung yung yung naikwento ko na sa inyo ito, yung young people na ano, sabi niya, ang kapoy ito, gata mang kinta. Amay, kinkinay. Alam niyo ginawa ng babae? Sinampal niya yung lalaki. Bastos ka. Alam niyo sabi ng young people na lalaki, nung sinampal niya ako, doon ko naunawaan na kailangan ko siyang ingatan. Doon ko siya mas lalong minahal. Ha? Aluan sararam, mga kapatid, totoo ito, member namin sa church. Ha? Na-share nila yung kwentong yan. Hindi ko nasasabihin, baka i-search nyo sa Facebook. Chismosa kayo eh. Ha? Sinampal niya,
kano talagang bimaka, bakit kuno may lima to na bastos. Yun yung babaeng totoong dapat mahalin, mga young people na lalaki. Pero yung babaeng, ken, akakayang-kayang latan. Yung babaeng ilusu, ken, welcome, 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 yung kanto ni Rekansyon to. Ay, ka, mga kapatid, tundaan nyo latan, so, ken, nasupaman. Ito yung ano lang, ganito lang kasimple yung pagdating sa lab. Kung siya ang dahilan para ikaw ay maimpirno, ibigay mo na siya sa Panginoon. Mas gugustuhin ng Diyos na dapat, yung totoong pagmamahal, alam nyo ba yun? Na mas gusto ko pa na magkahiwalay tayo na pupunta tayo sa langit kaysa magkasama tayo na papunta naman tayo sa impyerno. Sana ganun yung klase ng pagmamahal na kaya nating ibigay sa ating mga partner. Hindi yung, hindi bali taktuantan ng pastor. Delikado. Akala mo lang, hindi alam. Pero darating ang araw, pag nasira yung image mo, ngayon pa lang, pinapanalangin ko sa Diyos, sana makatayo ka, kapatid. Dahil maraming bumagsak, nasira na ang buhay, nagkahiwalay din sila. Dahil lang sa self, yung ano, yung last lang, pagnanasa lang. Anong nang tulaba, ya, maganggana. Ha? Tuan tamanaya, puro, ha? Alam niyo yung kwento ng ano? Kinasal sila, hindi pa sila magkakilala, pinakasalan niya kagad, maganda, tamanaya, may salito, piki, nikal to, magano, hanita, ikal lang ko may sali, kanto. Magano, ikal lang ko, ya, sali, ya, sa kaya, hanggang po malay salito, pati may lima tumana, piki. Nagkasal sila, walang ano, kasi lang ano, labayo mo naman. Kung sinong unang tutuktok sa bahay namin, siya na yun. Kanto may tiwa, Ngistar! Ngistar! Ngungumal. Nala kayo, laingan. Ay, andi, may kumadwa, kanto wala to. Pipigar yun tayo. Huwag niyong laro-laruin ito. Kala nyo lang, masaya. Ako pag hindi na makadede yung anak nyo, kontan o malig kayo ni. Pahalagahan nyo ito. Makinig kayo kay pastor. Makinig kayo sa advice ng pastor nyo. Pag sinabi niyang wag, iniingatan lang niya kayo. Dahil gusto niya maging successful pa kayong mga engineer. Maging tulungan nyo pa yung magulang ninyo. Aliwas, ante, ready na ako pastor. Ag kaninan ririgla, labay bula, lablantabol. Tularaya yung people. Ha? Andugala, tampano ang tulay na ibaga ni. Next. You are an example if your spirit is right. Kailangan yung espiritu natin ay maayos. Kailangan tayo ay nasa in every situation ng ating buhay. Kapag ito yung na-control natin, ito yung na-maintain natin, yung maayos na espiritu. Napahiya ka sa loob ng simbahan, ngunit you remain. Yung espiritu na maayos, hindi yung pag nasaktan ka, bigla-bigla kang sumasagot. Kahit maraming tao, hindi. Kailangan magkaroon ka ng maayos na espiritu. Nasaktan ka yung nanay sa labas ng bahay, sinagot-sagot mo siya doon. Kailangan maayos yung espiritu mo. Ang sabi ni, naitutunan ko doon sa Bible school, ito, hindi ko makalimutan ito, ito yung nagsikin sa aking isipan. May mga pagkakataon na tama ka. Narinig ko na rin to kay pastor. Tama ka, ngunit mali ka. Yun, tama, mali. Ganito lang kasimple. Sabi niya, kung kahit tama ka, kung hindi maayos yung espiritu mo, mali ka na. May tama ka minsan, totoo yung, tama naman yung ano yung point mo, pero iba yung pagsagot mo, especially sa mga leader ninyo. Meron kang punto, pero iba yung tono ng boses mo. Kung ganyan yung ano, mali ka, kapatid. Aliwalan tetaya, may duga ay! Kamudada, may leader mo, mali na yung espiritu mo, mali ka na. Kaya kailangan, yung tamang sinasabi mo, lakipan mo ng tamang espiritu.
kasi ikaw ay example na ng Panginoon. You are an example if your faith is strong. May pananampalataya mo iya, aga mo natibag ah. Kasi yun ba yung magkaroon ng ganong klaseng pananampalataya? Ito ay on process. Sino yung matagal na naglilingkod sa Panginoon dito? Sino yung 10 years na? Pitos pa lang ata kayo nung young people ako noon. Talagang ano, ako lang ata yung matanda na dito. Ay, hindi pala ako young people. Assuming lang. Sino yung 5 years na matagal na naglilingkod sa Panginoon? 5 years. Mahigit, onwards. Mga ano pa lang ito pala, mga bagong bulas ng mga young people. Alam nyo, ang faith ay nagli-level up yan. Yung trial kasi natin, ito yung nagpapapino sa ating faith. Yung trials. Kaya nga, pag nag-pray ka na, Lord, palaguin mo ako at nagkaroon ka ng problema, answered prayer ka. Alam sa amay, Panginoon, sabi mo, palalaguin mo ako, kinawala problema eh. Anong alakala mo sa paglago? Ha? May uninom kay gatas, kapag mo, malago ka la. Ang paglago, mga kapatid, alam nyo, nag-umpisa yan sa trial. Susubukin lahat. Yung 9 fruits of the Spirit na sinasabi, yung love, joy, peace, long-suffering, yun lahat ay masusubok sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo. Bawat level ninyo ng buhay natin, iba-ibang klaseng trial. Nansama na may grade 1 ka, say problema, may balon mo. Noong to kainin day balon ng nanay mo, labay mo lang yung mambikal. Hindi ko na kaya. Ang gabay balon ko natan. Kasi bata ka pa lang, yun na yung pinakamabigat na trials mo. Kasabi mo high school, noong to ka pinansin ng crush mo, ayoko nang maglingkod sa Diyos, kamara. Kasi ito ka laba pinansin. Yung level ng trial mo, hindi yung grade 1 ka sa trial 2, ang to kasi ipakangkod anak ko. Nakikita nyo? Kaya nga, in every level ng ating buhay, merong itinuturo ang Diyos dahil hanggang ngayon, even we, pastors, ay pinipino pa rin ng Diyos. Hindi namin sinasabi na kahit pastor na kami na ay nasa pinakatuktok ng aming paglago. Hindi. Umiiyak pa rin kami minsan. Nasasaktan din kami minsan. Pero parte kasi yun ng paglago natin. Ang importante ay patuloy kang naglilingkod sa Diyos. Hindi mo tinitignan yung sarili mo palagi. Ang lagi mong tinitignan yung sila. Paano sila? Paano yung mama ko? Paano yung tatay ko? Paano yung mga kapatid ko? Yun yung kailangan nating maunawaan, mga young people, kung gaano sila kahalaga sa atin. Mangyayari yun kung tayo ay selfless na. Kung naabot na natin yung stage na hindi na nagiging manhid na tayo sa mga bagay-bagay dahil ang iniisip natin ay sila. Sana maabot natin yung ganong klaseng level ng pananampalataya. If your faith is strong, kapatid, magiging example ka. Yung merong kang trial, alam ng nanay mo na naghihirap ka marahil sa yung studies, nawala yung scholarship mo, nawala yung pag-aaral mo. Ngunit ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, nananalangin ka, masaya ka pa rin, meron ka pa rin kagalakan. Nagiging example ka. Sabi ng nanay mo, may problema tong anak ko, pero bakit naglilingkod pa rin siya sa Diyos? Hindi mo alam na bibuild mo yung faith niya ng nanay mo. Nagkakaroon na rin siya ng pananampalataya sa Panginoon. Dahil sa'yo. Dahil nagliliwanag ka na. Praise God. I think yan na yung last. You are an example if your holiness is genuine. Gaano katotoo ang ating kabanalan? Yung kasuotan mo. Hindi lang nasusukat ang kabanalan sa kasuotan. Baka sa haba ng palda mo, ganyan din kahaba yung dila mo. Hindi. Inside and outside, kailangan tayo ay banal. Nasa loob ng church o wala sa church, dapat tayo ay banal. Hindi ka lang nakapalda dito sa loob ng church. Pagdating sa labas, naka-two-piece ka. Punta ka ng beach. Kaya pinagtatawanan tayo. Bakit? Kasi hindi umaayon yung kasuotan natin sa sanlibutang ito.
sa kanila, baduy. Pero sa mga young people na lalaki na nagagandahan sa mga ganon, yung mata nyo ay pang sanlibutan. Pero yung young people na lalaki na very prayerful, na talagang close sa Panginoon, na-attract siya sa mga, yung mga apostolic girls, yung mahaba yung buhok, yung nakapalda, doon sila na-attract. Bakit? Kasi yung mata nila ay meron ng faith. Pero no si Kaon, tutumbok ni may matam sa may kimbuya, jad karsada, muanta manaya, laki manaya. Oh pre, kanto si Kaon. Ay, tol, kanto. Magikimbuk balet, ha? Tamanaya, may kumpare mo't kasal, kanto ko, kumpare mo't sa may binyag. Kaya, sana yung holiness natin ay genuine. Ulitin ko, hindi ka lang banal sa loob ng church, sana kahit sa labas. Nasa school kayo, darating ng araw, mag-face to face na. Sana i-maintain natin yung kabanalan natin. Pag nagpatugtog yung kaklase mo ng worldly music, piano unyan mo na yan. Wow, wow, wow. Ha? Salata mo, abaysin ko pa tayo cellphone mo, patugtog mo may, Ken, kailan ka iniwan? Okay na, miyak yung kaklase mo, okay, natam mo laba yung patugtog. Ha? Di ba yung mga kanta ng sanlibutan, puro pang makasarili? Ikaw na pala, ha? Kanto. Puro, si Katula lang mo, subida. Ha? Yung mga kanta ng sanlibutan, puro patungkol na lang sa kanila. Ano kaya yung patungkol naman sa Panginoon? Yung ako'y magtitiwala sa iyo. Di ba may, yung meron kang problema, nag-break kayo ng jowa mo, tapos yun yung pinapatungkol, ako'y magtitiwala sa iyo. At di ba parang, kakaiba yung ambience, yung itsura mo. Aluan samay, petatugtog mo, ikaw na pala. Naguguno yan, alam lang may takar. May takarya ba kayo? Tatakar mo lang, di matkin. Ding, ding. Ang gad na, dire-direso, ang gad na sumpal may kansyon. Pimoy lady lam. Anong nang to kasi, kin, nanay mo. Huwag ganon. Kasi hindi naman nakakatulong yung mga worldly music sa buhay nating Kristiyano. Sila yung nagpapa-discourage pa sa atin. So please, mga young people, parang awa nyo na. Be an example. Magulo na ang mundong ito. Iba na ang young people ngayon. Pero parang awa nyo, huwag kayong magpapekto sa kanila. Kundi kayo ang mag-influensya pa sa kanila na sila ay lumapit sa Diyos. Ipakita nyo sa kanila na masaya ang maging Kristiyano. Pwede ba natin gawin yun? Umatid ka ng church, classmate! Classmate, atin ka, balipali di man. Inaro ka na Diyos. Yun yung mga maririnig na ng mga kaklase mo. Alun sa may, pigaralay chicks mo natan ay. Talura lang ba? Nabawas sa isakay. Ano ba yung mga pinag-uusapan nyo pa? Hindi na kayo sanlibutan. Kayo na ay Kristiyano, mga kabadid. So tumayo tayong lahat, mga kabadid, at palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, mga kabadid. You are an example if, number one, your words are right. Baguhin nyo na yung mga hindi magagandang pananalita nyo. Mga mura, iwasan nyo na po yan. If your conduct is good, kung ang ating pag-uugali, mga kapatid, yung mga ginagawa natin ay tama. If your love is true, kahit nasasaktan ka, kaya mo pa rin magmahal. If your spirit is right, kahit napahiya ka, kahit pinagkaisa ang kanila, pero meron ka pa rin tamang espiritu. If your faith is strong, kahit anong klase ng problema ng buhay, para lamang sa kanila, patitibayin mo yung faith mo. And last is if your purity is genuine. Sana totoo yung pagpapalda natin. Sana totoo yung pagiging Kristiyano natin. Hindi tayo churchgoer lang. Hindi tayo taga-atin lang every Sunday. Kundi kahit sa labas ng tahanan ninyo, Kristiyano ka pa rin, kapatid. So God bless us all. At
Tinatawagan ko yung ating Officer of the Day. Praise God, mga kapatid. Isang napakagandang mensahe mula sa ating Diyos na buhay, mga kapatid, na maging maganda tayong ehemplo, mga kapatid. Wag lang sa church, mga kapatid, dahil mag-ilaw tayo, mga kapatid, kundi sa sanlibutan, mga kapatid, dahil pag sa church, magsisilawan lang tayo, mga kapatid, baka may matisod pa. Kaya maging magandang ehemplo tayo, mga kapatid, sa umpisa natin sa ating tahanan, mga kapatid, at pilitin natin. And yun, mga kapatid, may announcement pala, mga kapatid, yung mga camp police, mga kapatid, ng bawat church, punta po kayo kay Pastor Sam. Praise God. At sa hindi na rin pagtatagal, ay tinatawagan ko ang ating second lecturer, mga kapatid, na mula pa sa bundok ng San Pablo. Mga kapatid, walang iba si Pastor Ninyo. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Magandang umaga sa inyong lahat. Kabuwasan at sikay namin. Naimbag nga bigat amin kakabsat. Good morning. Ladies and gentlemen, let's give God a round of applause. Praise the Lord. Praise God. So, hindi ako nagpo-promote, ha? Hindi pa naman ako tumatakbong kandidato, mga kapatid. Praise God. So, minsan pa, mga kapatid, salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na ibinigay sa akin. Thank you. Second guapo of this day. Praise God. So, kamayan nyo yung katabi nyo, mga kapatid. The Lord bless us all. At pwede na po kayong agtugaw. Pwede na kayong umupo, mga kapatid. Praise God. Lahat ng buhay, magsabing amen. Amen. Lahat ng patay, magsabing praise the Lord. Yon, talagang buhay na buhay kayo, mga kapatid. Nakakagulat, ha? Praise God. Alam nyo, pag nininervyus ako, mga kapatid, parang dun ako kinakabahan. Praise God. Iwan ko ba, mga kapatid? Totoo ba yun, Pastor David? Thank you. Sabi ko kay Pastor Sam kanina, parang conclusion of the whole matter na lang ako. Fear God and keep His commandments. For this is the conclusion of all matter. Praise God. So walang pagtatagal, mga kapatid, Revelation. Yan. Pag-usapan natin naman ngayon is Book of Revelation. Praise God. At ako po ay magkukonklusyon ng ilang oras o ilang minuto. Praise the Lord. Revelation chapter 3 verse 11. And Revelation chapter 2 verse 10. Yan. Praise God. Yan, galing ah. Bilis talaga ng computer ah. Praise God. Pwede ba natin basahin ng sabay-sabay, mga kapatid? Behold, I come quickly, hold the past which thou hast. No man, take thy crown. Salamat, mga kapatid, sa pagkabasa. Sabi ko sa inyo, sabay-sabay natin basahin. Ang tagal nyo naman. Kasi nga, di ba? Behold, I come. Okay, kailangan mabilisan. O sabay-sabay natin basahin, mga kapatid. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man. Yan. Kala nyo, ha? Kailangan sumunod tayo dyan, di ba? I come quickly. Pag sinabing I come quickly, mabilisan. Praise God. So, I would like, mga kapatid, to, amen, praise God, to teach about this passage of scripture according to the book of Revelation, that behold, our Lord Jesus Christ will come quickly. Okay, sabi na nga, next is hold fast which you have, that no man take your crown. Revelation chapter 2 verse 10, yan, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death. Meaning to say, mga kapatid, hanggang sa huling kamatayan. Yan. Till death do us part, I will give thee
a crown of light. Sa buhay natin, mga kapatid, hindi po ito unahan. Hindi po ito paspasan, kakabsat. Ni Apo lang tinapaspas. O, di ba kanina Pangasinan, ngayon naman Ilocano. Bakit, mga kapatid? Si Pastor David, pastor siya ng Bimaloy. Pangasinan sila doon, di ba? Mga Pangalatot, di ba? Ako naman, pastor ako ng Bulawan. Kitagijay ka arajay, kakabsat ka puro nga Ilocano. Amuyumutan. Isong nga... kaya kilala nyo yung mga pastor, mga kapatid, sa kanilang mga lingwahe. So ako, mga kapatid, Ilocano at English, paminsan-minsan. Praise God. So fear none of those things. Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, sa murang edad nyo, dahil ako, hindi na mura, mahal na yung edad ko, mga kapatid. And when I was young, and now I am young-yangan, praise God. Huwag nyo nang tignan. Ikaw, tinitignan mo pa. Ganito talaga, sign of end times. Praise God. So, I would like, mga kapatid, gusto ko lang kayong kausapin sa simpleng mensahe na nagsasabing, let no man take your crown. Hello? Let no man take your crown. Alam nyo yung nauuso sa TikTok? Alam niyo na? Ha? Gusto niyo yung gawin ko? Alam niyo na 'yon? Oh, Pastor David confirm. Mga TikTokers tong mga nandito. Pati si Pastor TikTokers din. Hello. And you know what, mga kapatid, kung bakit nila ginagawa yon, because of the crown. Sumasali po sila ng pageant because of the crown. One of my best friend, nung young people pa lang kami, dahil ako ay galing ng Manawag Church, diputado mga tao doon. At hanggang ngayon, kaya yung mga nanliligaw ng mga taga United Pentecostal Church Manawag, mga diputado yung mga yon. Kaya pag hindi ka dibutado ng Panginoong Hesukristo, huwag ka nang manligaw doon. Baka i-rebuke ka. Get thee behind me, Satan. Now, mga kapatid, pinag-aagawan nila. Yung isang kapatiran, kahit na young people na siya ng church, sumasali pa rin siya ng pageant. At dahil hindi naman ganun ka-rooted ang kanyang mga magulang, ay sumasali siya ng mga pageant. And you know what, mga kapatid, lagi niyang nakukuha, mga kapatid, yung... best and rampa. Mayroon bang ganon? Yun, basta na yun. Yun na yun. Praise God. Dahil napakataas ng kanyang hips. Tapos, matangkad. Kasing tangkad ko din siya na babae. So, ang pinag-aagawan nila is the crown. Hello? Ang pinaglalabanan nila is the crown. Tayo, mga kapatid, hindi po ito literal na crown na dapat natin pag-agawan, pag-awayan, paglabanan, mga kapatid. But this crown is the crown that comes from the Lord Jesus Christ. And I would like, mga kapatid, to teach this day about the specification of the crown that God has given to us, mga kapatid. When we are baptized in Jesus' name, filled with the Holy Ghost, lahat tayo ay mayroon na po tayong crown. Lahat kayo, mayroon na kayong crown. Parang nakakaloko yun ha. Bakit ba kasi ito yung topic ko, crown? Parang binilaglag ko yung sarili ko ha. You know what, church? Brothers and sisters, we need to hold that fast. We need to be ready. We need to become, praise God, hallelujah, maging mapagmatsyag at maging handa sa pagbabalik ng Panginoon na kung saan ipagbuti mo o gawin mong matatag ang iyong paglilingkod sa Diyos upang sa ganon
yung corona na ibinigay sa iyo ng Diyos, no man will take your crown. Nagkakaunawan tayo. So yung crown na pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, hindi po natin ito pinag-aawayan. Hindi po natin ito, mga kapatid, hallelujah, dinadaan sa mga rampa. Dinadaan, mga kapatid, sa pagandahan. Bakit? Pag hindi ka ba maganda, wala ka ng crown? Siguro sa labas. Pero ito, mga kapatid, hallelujah, maganda ka man, pangit ka man sa paningin nila, dahil sa paningin ng Diyos, maganda kayong lahat. Guwapo kami. Kaya huwag niyong isipin, mga kapatid, na kayo na yung pinakapangit. Alam niyo, mga kapatid, pangit yan sila lahat. Sa totoo, kayo ang tunay na maganda at kayo yung tunay na guwapo. Hello? Parang hindi maniwala tong mga ito ah. Fear none of those things. Huwag kayong matakot sa sinasabi nila. Nalusyang na kayo, mga babae, na nagmumuka kayong aswang sa gabi. Tapos sa umaga, nagmumuka kayong mga Maria. Kayo namang mga lalaki, huwag nyo silang pansinin. Ha? Kung yung mga itlog nyo ay naiinitan na dahil sa pagpapantalon, huwag nyong pansinin. Diba? Mainit kaya yung ang init-init, summer na summer, tapos nakapantalon ka, tapos naka-long sleeve ka. Subukan mong maglakad dyan na naka-long sleeve. Pagkakamalan ka nilang networker. Tingnan nyo yun, yung naglalakad. Mayroong panindang kwan yun. Vaseline. Diba? Mayroong mga panindang kwan yun. Kasi ang alam nila noon, pero tayo mga kapatid, normal na yung kagwapuhan natin. Normal na ito, yung sa tingin nila, mga kapatid, nag-ayos tayo. O ano ba? Normal lang ito. Sa totoo lang, mga kapatid, ang tunay na kasuotan, mga kapatid, ay nakikita sa kung ano, ikaw ka. Ulitin ko, kung anong ikaw ka. Ano yun, Pastor? Kung ano ka? Hello? Dahil, mga kapatid, praise God, hallelujah. Huwag kayong matakot. Now, mga kapatid, let's move, mga kapatid, to our lesson. Introduction lang yun, ha? God crown you with a crown of glory and righteousness that having a right faith and manifold fruit of good works. Lahat ng mga bunga magsabing amen. Lahat ng mga muntikan ng putulin na sanga, magsabing praise the Lord. Oh, tignan niyo yan. Maraming mga muntikan ng maputol. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, na yung sanga na hindi nagbubunga, puputulin at itatapon sa dagatan, umaapoy. Kaya dapat tayo lahat, magbunga tayo. Ha? Praise God. Magbunga tayo ng ano, unang-una, yung pananampalataya. Praise God. Hallelujah. You may obtain the crown of an everlasting kingdom by the gift of Him whose kingdom endureth forever. This crown, mga kapatid, na ating pinag-uusapan, mga kapatid, hindi po ito pansamantalang crown. Hindi po ito literal na crown. Hindi po ito yung crown na nasisira. Na pag wala ka ng pera, pwede mong isanla. Hindi po ito yung crown, mga kapatid, na pangkamunduhan lamang. Ito po yung crown na panghabang buhay na korona na pinamana ng Diyos sa bawat isa po sa atin na mananampalataya kay Hesukristo. Kaya kapag ikaw ay mananampalataya ni Hesukristo, tapat na sumusunod kay Kristo, ikaw ay binigyan ng korona ng Diyos. Do you understand the real significance of this instruction? And are there actually people who want to take your crown away? Yes! Ang tao, pinipilit nila, alisin yung korona nyo. Ito ha, mga kapatid. Praise God. Tapatan tayo. Minsan, ang nagiging spiritual na kaaway nyo, yung sarili nyo.
Akala nyo kasi yung nasa likod nyo yung kaaway nyo eh. Akala nyo yung nasa katabi nyo. O, huwag mong titignan. Kahit na kaaway yan, huwag mong titignan. Para hindi alata. Pero ang pinakatotong kaaway is yung sarili nyo eh. Alam nyo, yung corona ng Diyos na binigay sa inyo, nandyan po yan. Bakit, Pastor, kaaway namin yung sarili na? Minsan, hinuhubad nyo yung corona na yan. Sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, ibihis nyo lagi si Kristo. Ilagay nyo lagi yung corona na yan. Panatiliin nyo yung crown na yan sa inyong ulo. Di ba ang tao, mga kapatid, likas sa kanya? Ang unang tinitignan mo sa tao, bukod sa puwet niya pagbabae, sa totoo lang, ang unang tinitignan nyo yung ulo niya. Kaya nung pagdating ko dito sa harap, yung ulo ko kaagad ang nakita nyo. Sabi nyo, let there be light, and there was light. Wow! Sabi nga ng Panginoon, how good and how pleasant it is, the light. And God saw the light, it was good. Totoo, di ba? Una, nakikita nyo kagad yung ulo. Alam nyo, mga kapatid, sa bawat kabanata ng buhay natin, dapat laging nakikita yung corona ng Diyos sa buhay nyo. Now, punta tayo ngayon sa corona ng Diyos. Ha? Ano ba yung corona ng Diyos, Pastor? Praise God. Nadaanan ko po kanina, mga kapatid. Praise God. The point is, royal crown are not intended to be worn every day. Wearing a royal crown is reserved for a special occasion. This is literal crown. Occasions when a crown signifies the status of royalty. Crown your crown represent your royalty. When it comes to this word, mga kapatid, or speaking, worldly speaking, and it is the displaying the splendor of a kingdom. But crowns were not intended to be crowned, okay? But crowns were not intended to be worn with kings when about their typically daily activities. Literally speaking, sinusot lang po yung crown ng hari pag nandun siya sa kanyang kingdom o sa kanyang kaharian. Praise God. Hallelujah. As is sometimes wrongly portrayed in movies. Kapag napapanood natin yung mga movies, nakikita natin yung mga hari, may mga crown sila. And no king would ever run around with a crown on his head. But we, mga kapatid, now the New Testament makes many different references to crowns. These references include, number one, the crown of life. First is the crown of life. Sabihin natin, crown of life. The crown of life in James chapter 1 verse 12, blessed is the man that endureth temptation. Ha? Sa mundong ito, maraming temptation. Ano yung Tagalog ng temptation? Tukso. Oh, tukso. Layuan. Sa totoo lang naman, hindi naman lumalayo ang tukso eh. Ha? Kailangan ikaw ang lumayo sa tukso. Kasi alam nyo, mga kapatid, tapatan tayo. Minsan nga, sabi ko sa inyo, yung sarili nyo ang nagiging kaaway nyo. Yung sarili nyo minsan ang lumalapit sa tukso. Eh, alam nyo nang tukso yun eh. Bakit lalapit ka pa dun sa tukso? Eh, anong nais mo? Magkasala. Pero Pastor, tao lang naman tayo. Tao ka lang naman. Wala naman akong sinasabing hayop ka. Eh, Pastor, lahat naman tayo nagkakamali, Pastor. There is no perfect, Pastor. Yes, maging si Perfecto, hindi naman siya perfect. Di ba, Brother Perfecto? You're not perfect, but your name is Perfecto. There is no perfect, mga kapatid. And yet, para sa ganon, ay maging perfect tayo sa harapan ng Diyos, layuan mo yung tukso. Kung hindi mo naman kayang layuan, paglabanan mo yung tukso.
Ganun lang naman yun, di ba? E lalo na tayo, mapupusok. Kayo pala, ako, hindi na ako mapusok dahil matagal na akong nakasulok. May asawa na ako at lahat-lahat, mga kapatid. Ha? Mayroon na rin akong mga anak. Noon anong yung people ako, maraming tukso. Eh, ikaw ba naman, di ba? Alam nyo, nung yung people ako, hindi ganito yung buhok ko. Kaya brother Ron, mag-isip ka na. Redeeming the time. Kailangan mag-asawa ka na. Palapit na lang, palapit. Noon, yung tukso lumalapit din naman sa akin. Eh, sabi nga nila, hindi naman masama, pastor. Eh, basta paglabanan mo, ikaw paglalabanan mo. Eh, paano kung yung tukso ay sarili mo? Tinutukso mo yung sarili mo. Wagaran ka nila. Di ba? Di ba? Kasi minsan sarili natin, di ba? Hello? Ang sabi ng Bible, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life. Kapag tayo, napagdaanan natin yung tukso, napagtagumpayan natin, we receive the crown of life. Now, nasa iyo na yung crown of, nasa iyo na yung crown of life. Habang lumalakad ka sa mundong ito, sa paglilingkod mo sa Panginoon, please, huwag mong hayaan na kunin nila ang crown of life. I-maintain mo. Kung nandyan na yung tukso, alam mo nang tumakbo. O kung kaya mong paglabanan, salubungin mo. Makipagbasag mo. Hello? Nakukuha nyo? Ayan. Praise God. So, pag hindi nyo nakuha, hindi tayo uusad sa ating pong pagtuturo. And let no man say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Ah, minsan sinisisi mo pa si Lord, Lord, pinadala mo ba siya para tuksoin ako? Ano ka? Siniswerte? Pinapadalahan ka? Lord, binigyan mo ba ako ng problema? Naku, sa totoo lang, problema mo nga yung mukha mo eh. Bakit bibigyan ka pa ng problema ni Lord? Hello? Minsan kasi, hello, i-evaluate nga natin yung sarili natin minsan, mga kapatid. Minsan kasi parang, si Lord lahat, may kasalanan si Lord lahat. Bakit ito nang nangyayari sa akin, Lord? Bakit walang may gusto sa akin, Lord? Ikaw ba talagang may plano nito, Lord? Ayaw ba talaga nila ako, Lord? Sa totoo lang, gusto ka nila. Mga babae, gusto ka nila. Oo. Problema, gusto nila kasi underground river. Ano yung underground river? Ha? Yung taong nanliligaw sa chat, bakla yun. Yung lalaki, sabi niya, ang ganda-ganda mo, sister. Ay, nakita kita, nung umawit ka, ang ganda ng busis mo, sister. Pero hindi ka nanalo, sister. Hayaan mo, sister. Maganda ka yung busis mo, yung pangit yung nag-judge eh. Sinisi mo pa. Ah, di ba? Alam nyo, pag manligaw kayo, ito. Experience ko lang, mga kapatid. Sa mga lalaki, salamat sa Diyos, nandito si Brother Jong. Matibay-tibay yan. Oh, huwag nyo nang tignan. Mayroon ng girlfriend yan. Kaya yung mga umaasa pa dyan, manahimik na kayo. Nung ako'y nanligaw, nagpaalam ako sa pastor niya. Yung asawa ko ngayon, ha, baka iba yung iniisip nyo. Nung nanligaw ako kay Sister Tina, pinaalam ko siya sa pastor niya. Sabi ng pastor niya, sigurado ka ba, brother ninyo? Baka init lang ng katawan yan. Pastor, sigurado po ako, pastor. Sige, sabi niya. Sa bagay, wala naman na siyang tatay, patay na yung tatay niya. Ako din lang naman ang masusunod dyan eh. Kausapin ko lang yung nanay niya. Oh. Di ba? Kailangan si pastor. Alam ko kay pastor. Eh, matik na kasi yung youth president nila. Pastor, bakit hindi sa youth president? Youth president, pinsan niya. Eh, matik na. Eh, ikaw ba naman, nung nasa Bible school ako, mga kapatid, ligawan.
Naku, hindi ako marunong manligaw. Siya ang nanligaw, akong nagpaalam. Sabi ko, sige na, sagutin mo na ako. Sabi ko, hindi, kahit isumbong nyo, totoo ito. Sige na, mag-uo ka na. Sabi, magpaalam ka muna, sabi niya. I miss you. I miss you too. I love you. Sabi ko sa kanya. Sige na, sabi, sagutin mo na ako. Magpapastor naman ako eh, kasi yung talagang prayer niya, magpastor yung asawa niya eh. Ito na, answered prayer siya. No, sige na. Alam nyo, Lord, kung sino yung ipapaalam ko, siya na. Till death do us part. Nakipag-deal ako kay Lord. Eh, mahirap kaya pinaalam mo na siya lahat-lahat tapos iiwanan mo pa? Naku, hindi lang siya yung kaaway mo, pati nanay niya, pati tatay niya, pati yung patay na, mabubuhay pa yun, pati yung pastor niya. Pag nangangaral yung pastor niya, alam niyo mga kapatid, may young people ako, niligawan ni Juan, iniwan niya, napakasakit yung tao, nagpakamatay dahil lang sa kanya. Di ba, ang sakit nun? Dahil lang sa, nagpakamatay tuloy. Kaya kailangan magpaalam kayo. Kaya yung mga nanliligaw sa chat, ako, honestly speaking ha, mga kapatid, nasubukan ko din nanligaw ng patago. Yun bang hindi ko pinaalam? Pero ganun pala yung disadvantage, no? Pag hindi mo siya pinaalam ng maayos sa youth president niya, sa kanyang pastor, pag nag-away kayo, walang gigit na. Ang gigit na si Satanas. Pinaal. Pero pag pinaalam mo siya, may gigit na si Lord. Bakit? Nabasbasan eh, di ba? Nabasbasan yung daan. Ngayon, tingnan nyo. Kahit na gusto kong makipaghiwalay noon, hindi na ako nakipaghiwalay. Bakit, Pastor? Biruin mo, nagpaalam naman ako. Baka mamaya gamitin pa akong ilustrasyon sa preaching ni Pastor niya. Kaya kahit na gusto kong maghiwalay na lang kami, eh no choice. Pero ganito palang kahirap, Lord, pag nagpaalam. No retreat, no surrender. Ay, thank you, Lord. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Allah, kaya ingatan nyo na huwag agawin ng sino man ang inyong mga corona. That is your crown of life. Alagaan nyo yan. Kanina nga, inihintay ko ngang sabihin ni Pastor David eh, na kung yung girlfriend nyo o yung boyfriend nyo magiging dahilan ng na mapunta ka sa impyerno, naku, hiwalayan mo na siya. Hindi siya para sa'yo. May mas the best na para sa'yo. Hello? Pag sinabi niya, ano ba naman yan? Ang pangit-pangit kaya ng suit mo. Be, pangit ng suit mo. Ang haba-haba ng palda mo, be. Huh? Iwalay mo na yung mga ganong tao dahil hindi kanya niligawan, mga kapatid, na galing sa puso. Niligawan kanya sa paningin. Gusto niya nakikita yung legs mo. Tapos pag pinaswitan ka, magagalit siya. Sino yun? Kala mo naman, very caring, ano? Ipagtatanggol kita, halika dito. Paswit, paswitan. Takpan mo, takpan mo. Tapos tatakpan din lang. Siya yung nagsabi na, ano ba naman yung suit mo? Kukuha nyo. Ingatan mo yung crown of life. Ingatan mo yung corona mo. Yan na. Ingatan mong huwag lumagpas, sabi ni Pastor Sam. Number two is crown of rejoicing. Hello? In 1 Thessalonians chapter 2, 19, for what is our hope or joy? Or crown of rejoicing, are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? You know what? The true rejoicing, mga kapatid, kapag ang Diyos nandyan na. Doon mo maunawaan yung totoong kaligayahan pag nakasama mo na ang ating pong Panginoon. Now, hindi baga napakaganda na yung presensya ni Lord ay nasa iyo.
Di ba? Walang katumbas na kaligayahan. Kahit mag-away kayo, basta puspos ka ng banal na Espiritu ni Lord, nandyan yung presensya ni Lord sa'yo, masaya ka. Akala niya may iba ka na dahil masaya ka. Pero sa totoo lang, you are filled with the Holy Ghost. Di ba pag may problema ka, pumunta ka dito sa church, ang lungkot-lungkot ng mukha mo, nakakulot yung noo mo, hindi ka makausap ng maayos, pag kinamayan ka, hindi ka nakikipagkamay dahil malungkot ka. Minsan nga, pag nag-break kayo, apektado ang gawain, apektado ang church, apektado ang kaligtasan mo. Pero nung pagdating mo dito sa church, nangaral si pastor, napuspos ka ng banal na espiritu, masayang-masaya ka paglabas mo. Tapos isipin mo na lang, sino ka para ako ay alisan ng corona? That is crown of rejoicing. You know what? Yan yung gustong-gustong tanggalin ng kaaway, yung kaligayahan mo sa piling ng Diyos. Gusto niya malungkot ka sa piling ni Lord. Gusto niya magiging boring ka sa piling ni Lord. Alam niyo ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. Sabi ko nga sa inyo, hindi po ito pabilisan. Patagalan po ito. At kung gaano kakatagal, mga kapatid, sa presensya ni Lord, ganun kakasaya ang buhay mo. Amen. Praise God. Sabi nga ni Pastor David kanina, di ba? Pag uwi mo sa bahay, masayang-masaya ka. Kahit pinapagalitan ka, masayang-masaya ka pa rin. Ha? Kahit yung aso nyo, di ba? Kinukulit ka, masayang-masaya ka. Why? Because that is the presence of the Lord. At huwag niyo nawang hayaan, let no man take that crown. And that is the rejoicing in the presence of the Lord. Amen? Mas masaya sa piling ni Kristo kaysa sa piling niya. Diba? Oh. Kaya pag nag-aaway kayo, pumunta ka sa presensya ni Lord. Number 3, an incorruptible crown. 1 Corinthians chapter 9:25, an incorruptible crown. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Yung corona nasa iyo, hindi yan nakikita. At hindi po yan nawawala. At hindi po yan nasisira. Hello? Dahil spiritual po yung pinag-uusapan natin dito. Yung corona na nasa iyo, the incorruptible crown, hindi po yan masisira. Pero pwede itong ipasa sa iba. Nakukuha nyo? Pag nawala yung corona mo, ipapasa yan ni Lord sa iba. Ibibigay yan ni Lord sa karapat dapat. Kaya ingatan mo na huwag agawin ng sinuman ang corona na yan. Dahil kung alam mo lang, hindi yan masisira, hindi yan mawawala. Ibibigay yan ng Diyos sa karapat dapat. Sana ako. Susunod, mga kapatid, the crown of righteousness. Finally, the crown of righteousness is reserved for me. The Lord, the righteous judge, will award it to me in the day. And not to me only, but also to all who have set their affection on His appearing. Lahat ng umaasa sa pagbabalik ni Lord, para sa Kanya rin ang corona na yan. Ano yung corona na yan, Pastor? The crown of righteousness. May nagtanong, ano yung mga hindi tinatanggap ni Lord sa kanyang kaharian? Yun po yung mga unrighteous people. Ano ba yung Tagalog ng righteousness? Ha? Hello? Maayos, malinis, banal.
Naku, pagbanal ang pinag-usapan, mga kapatid. Ay! Sorry, mga kapatid. Dapat tayong maging banal sa harapan ng Diyos. Dapat tayong maging maayos sa harapan ng Diyos. Dapat tayong maging malinis sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Kung hindi ka nagtutot-brush, ayos lang yan. Basta importante, malinis ang puso mo sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. Baka pag-uwi nyo, mga kapatid, hindi na kayo mag-toothbrush, ha? Praise God. Hallelujah. So righteousness, the crown of righteousness. Alam nyo, mga kapatid, yung righteousness, kumbaga, Brother Roy, yung sa mata ng tao, parang madum. Matalim eh. Diba? Pag nakita ka niya na holy, kapag nakita ka ng tao na banal, yung mga taga-Bulawan, since kasi karamihan talaga sa mga young people sa Bulawan Church, mga kapatid, mga babae yan eh. Kaya talagang nandoon yung kanilang pakikipagbaka sa kanilang mga kasuotan. Oo. Oh. Yung isang young people nga natin, sabi daw sa kanya eh. Ah, parang daw siya nagmumukhang nanay. Tapos, mapagkamalang aswang sa suit niya. Kasi nga, sabi nga ni Pastor David, hindi yung kasuotan natin, hindi pangkamunduhan. Ito ay pangkaharian, mga kapatid, ng ating pong Panginoong Diyos. Amen. Hindi nila maunawaan, masakit sa mata nila. Kasi yung uso ngayon, mga kapatid, kita yung kuyakot. Diba? Nakikita natin sa social media, mga kapatid, very toxic, mga kapatid, yung mga napapanood natin doon. Kung hindi ka mag-iingat, baka gagayahin mo rin yon. Unti-unti na nilang tinitigna o pinapakita ang kanilang mga ari-arian. Hello? Hindi mo na nga alam kung babae o lalaki minsan yung kausap mo eh. Praise God, hallelujah. Pero tayo, nagmumuka tayong ayos makalangit, mga kapatid. Kahit sabihin nilang lumampas tayo sa langit, ibig sabihin, mga kapatid, sa langit pa rin yun. Huwag lang sabihin nila na impyerno. Hello? Kaya yung kasuotan nyo, mga kapatid, please, lalo na sa mga babae, praise God, hallelujah, yung bakit 80% may lalaking nagkakasala, ha? Makinig kayong mga lalaki sa atin itong pagkakataon na ito. Yung 80% na nagkakasala yung lalaki dahil sa babae. Kaya kung magsasalita lang si Adan, ang sasabihin niya, hinawakan ko na lang sana yung ribs ko para hindi na kinuha ni Lord. Ha? Hello? 80%. Bakit? Yung kasuotan nyo. Diba? Yung mga lalaki, agduling, manduling-duling lararatan, kakanang-nang si kayo, nunanang-nang din, okay? Kahit nga nakapalda na kayo, minsan, di ba, yung mga lalaki, pasimple naman yan eh. Lord, patawarin mo ako, Lord! Nayari lang. Kaya mga babae, ayusin niyo yung suit niyo. Na pag yumuko naman kayo, yung walang nakikita. Yung mga lalaki kasi, mga kapatid, napapayuko rin yan sila eh. O, di ba? Kaya ayusin natin, mga kapatid. Yung mga lalaki naman, kahit na may abs ka, huwag mo nang ipakita. Ha? Sa'yo na yung abs mo, kahit kainin mo pa yung pandesal mo, wala akong pakialam. Importante, may tiyan kami ni Binhor. Aanin mo ang abs kung wala namang babes. Kailangan may babes. Ano yung Pastor Bilbil? Crown of righteousness. Ha? Next, mga kapatid. Praise God. Crown of righteousness. Praise God. Finally, the crown of righteousness is reserved for me. The Lord, the righteous judge, yes, He is a righteous judge, will award it to me in the day. And not to me only, but also to all who have set their affliction on His appearing.
Lahat ng mananampalataya, hindi lang ikaw, maraming mananampalataya na katulad mo para sa kanila din ang crown of righteousness. And last, Revelation chapter 4 verse 4, and round about the throne were 24 sets, and upon the sets I saw 24 elders sitting, clothed in the white raiment, and they had on their heads crown of gold. Wow! Crown of gold. Alam nyo mga kapatid, habang aking pinagbubulay-bulayan itong last, bakit crown of gold? Eh samantalang, di ba, sa langit, lalakarin natin is gold. Di ba? Bakit crown of gold? Tapos, naglaro na naman yung isip ko. Di ba ang gold, bago maging magandang gold yan, sister, dumadaan muna siya. Alam nyo na, sa maraming pagpipiga, sa maraming, di ba, pagpupukpuk, sa maraming init. And the more na napaprocess ang gold, the more din na lumalabas ang kanyang halaga. Now, the more na dumadaan kayo sa maraming pagsubok, the more na maraming pinagdadaanan ng mga suliranin, kalungkutan sa buhay, pagsusubok ng buhay, the more na nagniningning at nagiging mahalaga ang crown of gold. Now, the crown of gold, mapapasayo ang crown of gold pag dumaan ka sa tinatawag na pagpipiga, dumaan ka sa tinatawag na proseso. Kaya yung pangungutya nila, sige lang, pagdaanan mo yan, masakit man yan sa puso, sige lang, mga kapatid, magpatuloy ka lang. And someday, somehow, God will give you a crown of gold. The crown of gold, mga kapatid, ito ay nagre-represent ng yung kagandaang loob sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos. The crown of gold, ito yung conclusion ng lahat ng corona, mga kapatid, praise God, na nabanggit. Because the crown of gold, special lang ito sa ipinagmamalaki ng ating pong Panginoong Diyos. Five minutes, magtatapos na ako. Kilala niyo ba yung kaibigan ko? Mayroon akong kaibigan, ang pangalan niya Job. Kaibigan ko yun. Huwag kayong kukontra. Si Job ay sinubok. Si Job ay dumaan sa maraming pagsusubok. Pati yung kanyang puwet, yung mismong daanan ng yun. At dati, ano yung Tagalog ng pigsa? Ha? Pigsa. Yun na yun? Sigurado kayo? Pigsa, yung lakas ba? Oh, pigsa, yung lakas. Dede, joke lang, joke lang. Iti Ilocano ti pigsa, niya ti Ilocano ti pigsa, Sister Ken. Pulpulsa. Pulsa. Niya. Lutog, ha? Lutog. One, lutog. One, lutog, di ba? Ilocano, lutog, di ba? Ada lutog na, oh, sabi niya lutog na, no. Tugaw ka, di ba? Diyay lutog ka, no. Tugaw ka, ina, di ba? Tapos, no, paghahawakan nila yung lutog, go, buhig lang na, alo! Di ba? Yung lutog sa taga, sa Pangasinan, pulpulsa. Di ba, sinong nakaranas na dito ng pigsa? Di ba, lahat kayo, di ba? Hanggang ngayon, di ba, may mga pigsa pa rin kayo dyan, tinatago. Kaya nga, hindi nyo maayos yung upo nyo minsan, di ba? Pag yung tao nakaganyan. Kaya pag ang driver, pag nakalabas yung gano'n na puwit niya, dati tigsa na dayta. Praise God. Ano kayang pinakamasakit na pigsa, mga kapatid? Yung pigsa ni Job. Dahil lahat ng parte ng kanyang katawan, kulang na lang, sabi ng kanyang asawa, sumpahin mo ang Diyos. Lahat, ari-arian, yung mga anak niya, pagkaganda-ganda ba naman, namatay yung mga kahayupan. Namatay. Ari-arian, nawala. Lahat ng tinatangkilik ni Job, nawala.
lahat, mga kapatid. Now, handa ba kayong mawala lahat? Oh, yan. Handa ba kayong mawala lahat para lang sa crown of gold? Hello? Mawawala lahat para lang sa crown of gold. Now, ito na yung nangyari sa kaibigan ko. So, sinubok siya sa kanyang katapatan. Ang sabi ng Panginoon, sige, gawin mo ang lahat, huwag mong pakialaman yung buhay niya, sa akin yung buhay niya eh. Sige, pumunta ngayon ang kaaway. Tinanggal lahat ng kanyang ari-arian, nawala lahat, maging kanyang mga anak. Hindi ba kayo nagtatanong? Namatay yung kanyang mga anak, yung asawa niya hindi namatay. Nagtanong din pa kayo? Hello? Alam niyo ba yung kwento? O tango kayo ng tango na hindi niyo pala alam yung kwento? Si Job, siya po ay righteous. Siya po ay banal sa harapan ng Diyos. Siya po yung alagad ng Panginoon. Si Job, may mga anak, may mga ari-arian, may mga hayop. Mayaman si Job. May mga housemaid si Job. Si Job, tapat si Job. O, alam niyo na ang kwento. Now, hindi ba kayo nagtataka na wala lahat sa kanya? Yung asawa niya, bakit hindi namatay? Ha? Hindi kayo nagtataka, ano? Mga young people pa lang kayo talaga eh. Ha? Alam niyo kung bakit hindi namatay yung asawa niya, hindi kinuha? Eh, wala naman siyang pakialam dun sa asawa niya eh. Siguro kung yung asawa niyang namatay, salamat Lord. Yung asawa ko namatay, problema. Eh, biruin mo, sabi niya, sumpahin mo ang Diyos! Sa totoo lang, malaking hadlang yung asawa niya eh, sa paglilingkod ni Job. Hello? At gusto ng asawa niya na tanggalin yung corona ni Job. Ano yung corona ni Job? Crown of life, crown of incorruptible crown, crown of glory, crown of righteousness. Ito na ngayon, yung crown of gold. Gusto pang agawin ng asawa niya eh. You know what? Nagpatuloy si Job at hindi niya sinumpang. Sabi niya, sige, kahit ako'y mamatay. Ha? Sa oras na yun, kahit ako'y mamatay. Lahat na. Hindi ko susumpay ng Diyos. Because, pupurihin ko pa rin siya sa kanyang kabutihan. Sasambahin ko pa rin siya sa kanyang katapatan. And now, ito na. Malungkot na malungkot si Satanas. Frustrated, depressed, sabi niya. Totoo nga na si Job ay tapat sa iyo, Panginoon. Now, kinoronaan si Job ng crown of gold. Paano mo nasabi yun, Pastor? Napagdaanan niya lahat ng pagsubok. Napagdaanan niya yung proseso ng kanyang katapatan, naging tapat po siya. At ito po yung crown of gold. Sa madaling salita, the crown of gold ay yung ipagmamalaki ka ng ating pong Panginoong Diyos. My friend, pagmamalaki ka ng Panginoong Diyos. My friend, brothers and sisters, anak ko yan! Tapat yan sa akin! That is my son! That is my servant! He is faithful! He is righteous! He is good! And the crown of gold! Pinakamagandang bagay sa buhay natin ngayon ay yung ipagmamalaki ka ng ating pong Panginoong Diyos. Sa lahat ng tao, yung ipagmamalaki ka ng ating pong Panginoong Diyos. Si Pastor, ipinagmamalaki ka sa magandang mga bagay na ginagawa mo. Si Mama mo, ipinagmamalaki ka dahil mataas yung grade mo. Si Papa mo, ipagmamalaki ka niya kasi natapos mo yung kurso mo. Yung mga tao sa paligid mo, ipagmamalaki ka sa lahat ng mga achievement mo dito sa lupa, mga kapatid. Ipaglalagay ka pa ng karatula doon. Hallelujah, praise God. Passing licensure examination for driver's license. Ipagmamalaki ka nila
Pero mga kapatid, praise God, yung pagmamalaki ng Diyos sa'yo, yung ipagmamalaki ka ni Lord, hindi lang dito sa lupa, iaangat ka ni Lord, pati doon po sa kanyang kaharian, my friend, hallelujah, doon sa kanyang kaharian, ipagmamalaki ka ni Lord, nalampasan mo ang suliranin, nalampasan mo ang problema ng buhay. Church, God says, I come quickly. Gusto niya na sa kanyang pagbabalik, makita ka niya na suot-suot mo pa rin yung corona na ibinigay ng ating pong Panginoong Diyos sa iyo. Ayaw ko, being a pastor, ayaw ko na pagbalik ng Panginoon, wala na sa akin yung corona, wala na sa akin yung identification ni Lord, the identification of righteousness, the identification of glory, the identification, hallelujah, praise God, the crown of life, the identification of the incorruptible crown, the identification, my friend, of the crown of gold. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Thank you for the crown! Thank you for the crown! Come on, church! Hallelujah! Huwag mong hayaan na kunin nila ang corona na binigay at ipinagkatiwala ng Diyos! Listen very carefully. Kung mayroon mang gustong sabihin si Lord sa araw na ito, bago siya dumating at tayong lahat ay tubusin niya, alam niyo kung anong sasabihin niya? According to the Bible, let no man take your crown. Kahit ano nang sabihin nila dyan, Sister Ken, brothers and sisters, kahit ano nang, kahit siraan ka pa nila, mga kabataan, kahit yung mga kaibigan nyo, sinasabi nila na para kayong mga hindi maunawaan, ayaan nyo sila dyan. Huwag lang nilang kunin o tanggalin ang corona na binigay ng Diyos sa inyo. Alam nyo ba yung corona? Pastor, yung corona na yan, this is my conclusion, yung crown na yan, kapag nasa'yo yan, yung team natin, by all means, be thou an example. Pag nasa'yo yung corona, kahit huwag ka nang magsalita, kahit huwag mo nang ipaglantaran, pag nasa'yo yung corona, magiging magandang halimbawa ka sa lahat ng aspeto ng pananampalataya mayroon ka. Church, bago tayo magtapos, pwede ba tayong malumanay na makipag-usap kay Lord? Sometimes, mayroong tao sa buhay mo na gusto niyang kunin yung corona na ibinigay sa iyo ng Diyos. Minsan nga magulang mo pa, minsan nga kaibigan mo pa, minsan classmate mo, minsan ka-churchmate mo, gusto niyang tanggalin yung corona ng Diyos. Pero sabihin mo, no, this is my crown. At ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo yan. At alam niyo ba, my friend, brothers and sisters, ipagmamalaki kayo ng Panginoon sa kaharian. Hallelujah. Thank you, Lord, for the crown. Thank you, Lord, for the crown. Hallelujah. Oh, Jesus, thank you for the crown. Sa dinami-dami ng kabataan dito sa mundong ito, Panginoon, pinagkatiwalaan mo kami ng isang napakahalagang corona. Salamat, Panginoon. Tulugan mo po kami, Ama. Na walang sino man ang makaagaw ng aming corona. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Minsan yung mga magulang namin, minsan mga kaibigan namin, Panginoon, minsan mga pinsan namin, mga mahal pa namin sa buhay ang gustong tanggalin yung corona na binigay mo sa akin. But Lord, Let no man. Hallelujah, Jesus. Oh God, let no man.
Hallelujah. Orobo. Yes, there's somebody. Mayroong isa sa inyo sa oras na ito, kinakausap ni Lord. Dumaan ka sa mga bagay na yan. Dumaan ka sa mga suliranin na yan, my friend. Hallelujah. But thanks be to God, ipinagmamalaki ka ni Lord. This is my child. This is my son. Oh gosh, koronabahaya. Alam niyo, sa buhay na ito, pag hindi ka mag-iingat, pwede nilang tanggalin yung corona na yan. Pero salamat sa Panginoon. Hallelujah. Nananatili ang kanyang presensya. Every now and then, there is revival in our heart. There is revival in our soul. There is revival in this earth. And let no man take that. Oh, blessed be the name of the Lord. Bago tayo magtapos, mga kapatid, pwede mo bang kausapin ng Diyos sa oras na ito? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Thank you for the crown. Pusong dalisa. Thank you for the crown. Ang aking nais. Glory to the name of the Lord. Napikatin mo, Diyos, para sa akin. Oh, hallelujah. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo ay walang alinlangan. Isang pusong tumitimpok na ikaw ay parangalan. Handog ko sa amin. Lord, salamat o Diyos mula pa nung una, Panginoon, kay Pastor David. Salamat sa revelation mo, Lord. And Lord, hallelujah, even I, we can do nothing without you, Lord. Maging mga kabataan dito, Panginoon, hallelujah, tuhi, na kung saan, Panginoong Diyos, kanilang tinanggap ang pangangaral na ito. Patuloy mo po kaming bigyan, Panginoon, ng iba yung kalakasan. Hallelujah. Higit sa lahat sa aming pananampalataya, na panatiliin namin maging magandang halimbawa, maging mabuting halimbawa, maging makalangit na halimbawa, Panginoon. Panatiliin din po namin, Panginoon, hallelujah, na walang sino man ang makakakuha ng ipinagkaloob mong corona sa bawat isa po sa amin. And then someday, somehow, Panginoon, hallelujah, as you come quickly, yes, Lord, hallelujah, as we receive the crown of life, as we receive the crown of righteousness, the crown of glory, the incorruptible crown, and the crown of God. Thank you, Lord. Bless us once again, Lord. Hallelujah. As we dismiss this service, Lord, hallelujah. As we go, Lord, into other parts of activities, I pray for your blessing once again, God. We give you holy glory, God.
I said, we give you all the glory, God. We give you all the praise, oh God. We give you all the worship, oh God. Come on, one more time. This is it, hallelujah. That is the crown, hallelujah, of rejoicing. That is the crown of rejoicing. Praise the name of the Lord, hallelujah. Minsan pa natin palakpakan ng Diyos, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord sa pangmalakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. So, na-bless po ba kayo sa mga lectures po natin, mga kapatid? Praise God. Pwede na po kayong makaupo. Salamat po sa ating pong dalawang lecturer na, praise God, talaga namang nagpaalala at nagpatibay ng ating pong, praise God, pananampalataya sa Panginoon. At ngayon po, mga kapatid, ay dadako po tayo sa ating pong mga games dahil kulang po yung ating pong oras. Kung sino po ang pwede pong mag CR, ay pwede pong basta hindi lang po sabay-sabay. Yan. So, umpisa na po natin kaagad yung ating pong games sa oras na ito para bago po tayo mag-lunch ay mayroon po tayong matapos na games. Okay? So, ang lahat ay magsabing ayos. Okay, so ang una po nating games ay ang preaching contest. So, hindi pa po tapos ang ating pong lectures dahil ipagpapatuloy ng ating pong mga preachers. Yan. So, ang ating pong games na una ay preaching contest. Okay, at tawagin po natin ang ating pong mga napiling hurado para po mag-judge sa ating pong preaching contest. Okay? So, tawagin po natin si Pastor Ronald, Sister Deborah, praise the Lord, at ang inyo pong lingkod ay siya pong isa sa magiging judge para po sa preaching contest. Okay, meron po tayong apat na entry. Meron po tayong apat na entry sa ating pong preaching contest. Ito po ay ang Bulawan Church, ang Binmaloy, Dagupan, at ang San Fabian. Yan. Or apat, I should say. Tama, apat. Apat po, Bulawan, Binmaloy, Dagupan, and San Fabian. Okay, meron po tayong apat na preacher na pakikinggan sa oras na ito. Praise the Lord. At ang rules ng ating pong preaching contest bago po mag-umpisa ay sabi po rito, rules for preaching contest, prayer before and after each individual entry are optional. Kapag nakaupo na o nakatayo na yung contestant po natin rito, nasa kanya kung gusto niyang mag-pray o hindi. Pero magkakaroon na po tayo ng general na prayer bago pa lang mag-umpisa yung tinatawag po na contest. Okay? So, nasa kanya kung gusto pa niyang mag-pray or hindi. Pangalawa po, ang sabi po, allotted time will start when preacher or contestant begins either with her or his prayer or with the sermon proper. Kapag nag-start na po siyang nagsalita rito, start na rin po yung kanyang time. Sa madalit sabi. Okay? Pag nag-start na po siyang nagsalita rito, start na rin po yung kanya pong 7 minutes. Okay? Ang time limit para sa preaching contest ay 7 minuto. Maximum na po yun, mga batid. Okay? Sa mga contestant po natin, be sure na matapos po kayo bago po dumating ang 7 minutes. Dahil kapag nandun pa lang po kayo sa inyong introduction at 7 minutes, ay tatayo na po yung isa sa judge at sasabihin, time na po. Okay? And then, pang-apat po, all entries should adhere to the biblical apostolic faith of United Pentecostal Church. And then,
Panglima, mga kapatid, na nandun po yung proper attire and modesty, mga kapatid. Okay, nandun yung tamang kasuotan po natin. Praise the Lord. So, sa pagkakataon na ito, nakaredy na yung ating pong mga preachers, mga contestants sa ating pong preaching contest. Pwede ba natin silang tawagin dito sa harap, yung apat po na contestant po natin? Praise the Lord. Sige po, yung apat na contestant po natin, pwede ba na sila po pumunta rito sa harap? Maglagay tayo ng apat na upuan, yan, para upuan po nila. Okay. Sana po yung isa. Okay, tignan po natin. Ang Bulawan Church, sino po ang representative ng Bulawan Church? Ang Binmalay. Yan. Ang Dagupan. Nagbibihis pa? Okay, so and then ang San Fabian. Okay, so yung criteria for judging po natin ay sasabihin po natin para alam ng ating pong mga contestant. Okay, ang criteria po natin for judging ay delivery, kung paano po niya i-deliver yung kanya pong mensahe. The message is clear and major points are emphasized with conviction. Kailangan clear voice and proper gestures. Yun po ay 40%. Okay? And then, next po, 30% po naman ay relevance the team. Yung according to our team, by all means, be thou an example. The sermon piece conveys the team message. Okay? Number three, ay yung audience impact. Okay? Audience impact is 20%. And then, last, yung 10% naman po ay yung stage presence. At ito po ay total ng 100%. Okay? So, nakaready na po yung ating pong mga judge. At nakaready na rin po yung ating pong mga preacher. Siguro para mabilis, yung sinong unang nakasulat na dito, siya na yon. Para hindi na tayo mag-caslas, hindi na tayo magbunutan. Para mabilis po tayo. Okay, so tawagin na po natin ang representative ng Bulawan Church. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God, mga kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. So today, mga kapatid, dadako na tayo, mga kapatid. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, mga kapatid. Today, I'm going to preach, be thou an example, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, mga kapatid, is be thou an example, mga kapatid. There are four things that you must know to become a good example, mga kapatid. First, mga kapatid, is what you say, mga kapatid. You must be very careful of what you say, mga kapatid. Dahil makapangyarihan to, mga kapatid. Word is powerful, mga kapatid. Word is like a bullet that will tear you into pieces, mga kapatid. Mga kapatid, speak biblical truth even they don't like you, mga kapatid. Speak biblical truth even they curse you, mga kapatid. Even they get angry, mga kapatid. Speak the biblical truth, mga kapatid. Hallelujah, praise God, mga kapatid.
Every word that comes out from your mouth, mga kapatid, it must be for the glory of God, mga kapatid. Uulitin ko, mga kapatid, every word that comes out from your mouth, mga kapatid, it must be for the glory of God, mga kapatid. And the next thing, mga kapatid, is what you do, mga kapatid. Work for a cause, not for applause, mga kapatid. Marami ng kabataan ngayon, mga kapatid, is gusto yung kapurihan is nasa kanila, mga kapatid. Sabihin na lang natin, mga kapatid, na sa Facebook, Twitter, Instagram, mga kapatid. Gusto mo, million yung followers mo, mga kapatid. But sasabihin ko, mga kapatid, what is the use of being famous in this world, mga kapatid, kung hindi ka kilala ng ating Panginoon, mga kapatid? Mas gustuhin mong makilala ka sa kaharian ng ating Panginoon, mga kapatid. Speak the word of God, mga kapatid. Mga kapatid, put on your blind horse, mga kapatid. Alam mo ba ang tawag sa blind horse, mga kapatid? Ito yung ilalagay sa mga kabayo, mga kapatid, for them not to be distracted, mga kapatid. Kaya mga young people, mga kapatid, you must wear your blind horse, mga kapatid, to not be distracted, mga kapatid, sa mga kaaway, mga kapatid, kung anumang problema yan, mga kapatid. And the third one, mga kapatid, is how you love people, mga kapatid. Huwag mong sabihin mahal mo yung katabi mo. Yung kapatid mo, mga kapatid, is may galit ka sa puso, mga kapatid. Did you know what, mga kapatid? If someone throws stones at you, mga kapatid, kung binabato ka, mga kapatid, ipunin mo yan, mga kapatid, and build your own altar, mga kapatid. Build your own altar and start praying for them, mga kapatid. Hallelujah, praise God, hallelujah, Jesus, mga kapatid. And the last one, mga kapatid, is how you believe God, mga kapatid. Gaan mo kilala ang Panginoon, mga kapatid? Sa pangalan lang ba, mga kapatid? Sa characters nito, mga kapatid? Mga kapatid, you will know deeper, mga kapatid. Makikilala mo ang ating Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan ng Biblia, mga kapatid. The Bible is not a book that tells us what to do, mga kapatid, but it shows how truly live, mga kapatid. Hallelujah, praise God, mga kapatid. Dapat everyday, mga kapatid, dalhin mo si Kristo, mga kapatid. This is some of my story, mga kapatid. Yung sinabi kanina ni Pastor, mga kapatid, na aswang is ako yon, mga kapatid. Naglalakad ako sa my street, mga kapatid. Mahaba yung palda ko, black. Then naka-white shirt ako, mga kapatid. Then mahaba din yung buhok ko, mga kapatid. So, ganun ako, mga kapatid. Then ganun yung ulo ko, mga kapatid. Then nakasalbong ko yung grupo ng kalalakihan, mga kapatid. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Gusto kong makauwi. Sabi ko, mga kapatid. Then, pag nagpe-pray ako, mga kapatid, habang lumalakad ako sa may street light, mga kapatid, sabi, nakita ko ng isa, mga kapatid, sabi niya, pray aswang, sabi niya, mga kapatid. Then, nagtakbuhan sila, mga kapatid. Mga kapatid, ito yung mensahe nito, mga kapatid. You must wear God in everyday, mga kapatid. Dalhin mo ang pagka-Kristiyano mo, saan ka man mapunta, mga kapatid. Praise God, hallelujah, praise God, mga kapatid. Praise Jesus, mga kapatid. Mga kapatid, maari po bang tayong tumayo, mga kapatid, para sa aking conclusion, mga kapatid. Hallelujah, praise God, mga kapatid. Praise Jesus, mga kapatid. Mga kapatid, if God calls you to be a model of Christianity, mga kapatid, then go for your calling, mga kapatid. In today's generation, mga kapatid, young people are looking for examples, mga kapatid. Someone that they can admire, mga kapatid. Be like Paul, mga kapatid. He calls him to be an example of the believer, mga kapatid. We are called not only to hear the word of God, mga kapatid, actively and apply and implement in our daily life, mga kapatid. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo ito, mga kapatid. You are never too young, mga kapatid, to be used by God, mga kapatid. If God wants His leaders and servants to be able to teach His word to the community of our generation, mga kapatid. Mga kapatid, God is going to use you. God is going to teach you, mga kapatid. Sabi, mga kapatid, sa 1 Timothy chapter 4, verse 12, mga kapatid, sabi dito, mga kapatid, let no man despise you, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, and purity. Praise God, hallelujah, praise Jesus. Praise God, hallelujah. And all the glory belongs to Jesus, mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, O God, Panginoon. Lord, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Minhahi, Panginoon. Lord, Panginoon, gamitin mo ang mga anak mo, Panginoon, mga young people na ito, mga Panginoon, upang maging example, Panginoon, sa susunod pang henerasyon, O God, Panginoon. Anoint them with your spirit, O God. Fill them with your Holy Ghost, O God. This is I pray to your powerful name. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God.
Amen. Be thou an example. Praise the Lord. So narinig po natin ang Bulawan Church. Kapatid, palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede na kayong makaupo. Ayan. Praise the Lord. Tawagin naman po natin ang susunod. Ang representative po ng Binmalay Church. Kapatid. Praise the Lord, mga kapatid. At sa tuturo ko naman, mga kapatid, maaari ba natin ibuklat natin ang ating mga Biblia sa Book of Matthew chapter 22 verse 14. For many are called, but few are chosen. At maging sa title natin, mga kapatid, na by all means, be thou an example sa Book of First Timothy chapter 4 verse 12, let no man despise that the youth, but be thou an example of the believers in words, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Praise the Lord, mga kapatid. Nang tuturo ko ngayong umagang ito, mga kapatid, ay pinamagatan ko ng you are chosen, mga kapatid. Man, alam ko na bilang isang young people, normal man, mga kapatid, na hindi maging crush ng mga crush nila, mga kapatid. Bilang isang young people, may mga iba dito, hindi sila gusto ng mga gusto nila. Pero huwag kang iyak, mga kapatid. Because sabi ng Panginoon, you are chosen! At ang pagiging chosen mo, mga kapatid, at hindi ka pinili ng Panginoon ng walang dahilan. Dahil pinili ka ng Panginoon para maging magandang example sa mundong ito, mga kapatid. Maging sa loob ng church, mga kapatid. Hindi ka pinili ng Panginoon para maging sakit sa ulo ni Pastor. Pinili ka ng Panginoon para maging magandang leader sa mga kapamuyang people. At sana, mga kapatid, huwag lang sa loob ng church, mga kapatid. Dalhin din natin to sa bahay natin, mga kapatid. Hindi ka pinili ng Panginoon ng buong hapon na nagsiselfone. Pinili ka ng Panginoon para maghugas naman ng pinggan, mga kapatid. Hindi ka pinili ng Panginoon para matulog ng buong araw. Pinili ka ng Panginoon para magkapagwalis ka naman, mga kapatid. At sa labas, mga kapatid, di ka pinili ng Panginoon para kain ng mga barkada mo, kaibigan mo sa mundong ito, mga kapatid, at turuan ka ng mga masasamang gawain. Sapagkat ikaw ang pinili ng Panginoon para sila ang iakay mo dito sa loob ng church. Hallelujah, mga kapatid. Sa mga ML player dyan, mga kapatid, shout out sa inyo, mga kapatid. Hindi kayo pinili ng Panginoon para magtago dyan at maglaro ng mga online games. Pinili kayo ng Panginoon para umayo at ibahagi ang kanyang salita. At lalong-lalo na, mga kapatid, hindi kayo pinili ng Panginoon para mag-TikTok at sumaya ng paru-paru-G. Pinili kayo ng Panginoon para sabihin sa sanlibutang ito kung gaano kabuti ang Diyos na sinasamba natin, mga kapatid. Praise the Lord, mga kapatid. At alalahanin natin, mga kapatid, na ang generation na ito ay hindi pa last generation ng young people. Madami pang sumusunod sa atin, mga kapatid. Kung ang last generation ng young people is napakabait, mga kapatid, pakita natin na ang generation natin ngayon ay mas mabait kaysa sa dati, mga kapatid. At si dami-dami ng mga kabataan sa mundong ito, mapalad tayo, mga kapatid, because we are chosen by God, mga kapatid. Yun lamang, mga kapatid, binabalik ko ng papurit pa sa salamat sa iyo.
Ayos. Amen. We are chosen by God to be an example. Praise the Lord. Sa wala na pong pagtatagal, dahil umiinit na po, tawagin po natin ang Dagupan Church, mga kapatid. Let's pray. Dakilang Diyos na mga Panginoon sa lahat. We glorify your name, we worship your name. We pray for Holy Ghost, we pray for anointing Panginoon. And help me to deliver your word and let your will be done. In Jesus' name, amen. Let's open our Bible in the book of 1 Peter chapter 2, verse 4. Rejected by the word, chosen by God. And give his... precious into him, mga kapatid. And sabi dun sa book ng Mark, mga kapatid, there was a man in the island of Gadara, mga kapatid. The man of full of evil, mga kapatid. And sabi sa Mark chapter 5 verse 6, mga kapatid, when he saw Jesus, he ran off and praised unto him, mga kapatid. You are chosen by a purpose. You are chosen to be successful. You are chosen to be an example. By all means. Para kayong mga ibon, mga kapatid, na you are destined to fly, pero kinulong sa hawla. Para din kayong mga isda, that you are destined to conquer the ocean, pero nilagay sa aquarium. I believe, pastors, this place is filled with potential, with giftings, with ministry, with power. Pero dahil sa mga walang hiyan yung kamag-anak, mga kaibigan, mga trauma, sinabihan kayong wala kayong kwenta. Sinabihan kayong wala kayong silbi. Hindi ka matalino. Pangit ka. Wala kang future. Baduy ka. Old-fashioned ka. You've been prisoned by their opinion. Pero kaya hindi malabas-labas yung potential mo dahil nakulong ka sa sinasabi ng tao sa'yo. Pero huwag kang malungkot. Huwag kang maamba. Bagkos ibigay mo ang the best mong papuri. Ang the best mong pagsamba. Ang the best mong pagsigaw. Dahil bibisita si Jesus. At wawa sa akin niya yung kulungan na matagal na nagpapahirap sa'yo. I tell you, church, ang message ng ating Panginoon, you are chosen to change the atmosphere. Hallelujah! We are not here to impress other people. Dahil sinasabi nila, UPC big shots, UPC celebrities, UPC matatas na, puro na lang pagalingan, puro na lang pagandahan, mga kapatid. But we are here to express His power, His glory, His majesty, and His personality, mga kapatid. When the sky starts to cry, inuulan ka ng problema, inuulan ka ng pagsubok, sinasabihan kang wala kang kwenta, sinasabihan kang wala kang silbi, mga kapatid. It's time. Sabi ng ating Panginoon, in this world, full of tribulations, full of persecutions, full of problems, mga kapatid, you can start to dance in the rain! Hallelujah! When I think about Jesus, what He's done for me, He saved my life, He picked me up, and turning around, He placed my feet. Kaya mo ipagsigawan sa mundong ito, mga kapatid, na hindi man ako kagaling sa basic na information sa Bible, hindi man ako kagaling mag-preach, mga kapatid. But I know, God chased me from darkness, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, I came not for the righteous, but as sinners to repent, mga kapatid. Anong patunay, mga kapatid? Many Christians are addicted to ML, addicted to TikTok, addicted to alcohol, addicted to cigarette, but now they are no longer dominated! And tayo mga kapatid na Christians, pag nagkasala ang tao, nagkasala ang kapatiran natin, ang bilis natin magtumba. Pero pag yung mga taong umiinom sa kalsada, ang galing-galing natin mag-encourage. Pero pag yung kapatiran natin ang nadapa, ang galing natin magusga. We need to embrace the love for everyone. Kailangan natin ipakita sa mundo na ang
ang church ay sa family, mga kapatid. Hospital for a broken, not a museum for a saint. God will use you, mga kapatid. Gusto ko niya maging successful, mga kapatid. Dahil ang book, ang success. Ang success ng book, nag-glorify ang author. Ang success ng song, nag-glorify ang composer at singer. Ang success ng movie, nag-glorify ang actor at ang director. Ang success ng creation, nag-glorify ang creator. Hallelujah! Praise God! In the middle of storm, kailangan mong sumayaw, kailangan mong kumanta, mga kapatid, kahit hindi mo alam, dahil binigyan ka ng Panginoon ng authority. At sa aking pagtatapos, mga kapatid, God is looking for a vessel right now, mga kapatid. Hinahanap ng Panginoon yung sino yung magdadala ng example na yun, mga kapatid. Kung hindi ikaw, sino, mga kapatid? To God be all the glory. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak para sa Diyos. Amen. So, bago po natin tawagin ang panghuli na kalahok po natin sa preaching contest, maghanda na rin po ang ating pong mga entries sa spoken word poetry dahil susunod na po kayo kaagad pagkatapos po ng ating pong preaching contest. Praise the Lord. So, ulitin ko po, mag-prepare na po yung may entry sa spoken poetry. Praise God. Tawagin po natin ang huling kalahok para sa ating pong preaching contest, ang San Fabian Church. Praise God, mga kapatid, malakas na palakpak para sa Diyos sa buhay. Hallelujah! Praise God! God is good! Mahina! God is good! Amen! Praise God! In 1 Timothy chapter 4, verse 12, it says, "Let no man despise thy youth, but be thou an example of the believers in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity." Praise God! Ang Book of Timothy, mga kapatid, ay sinulat po ni Pablo para sa simbahang Efeso. Because that time, mga kapatid, ang kalagayan ng simbahang iyon ay napapaligiran ng maling pangaral at maling doktrina. And the message of the Lord today was simply entitled saying, "Live by example." Live by example. Sa huling panahon, ang sabi ni Pablo, mga kapatid, maraming taong bibitaw sa kanilang pananampalataya. Maraming taong gagawa ng mga gawaing mali sa harap ng ating Panginoon at maraming taong susuway sa utos ng Diyos. Look what is happening to the world today. That's why Paul wrote the book of Timothy, mga kapatid, to remind the church that we are different, mga kapatid. Iba po tayong mga Kristiyano. Pero nakakalungkot isipin, may mga Kristiyano sa loob pa mismo ng church na patuloy na nakikiayon at gumagawa sa gawa ng mundo. Praise God! Listen! Sometimes, hindi tayo nakukutya dahil bata tayo. Nakukutya tayo, mga kapatid, dahil sa mga pinaggagawa rin po natin. Kaya tayo minsan na pagsasabihan na, "Hala, Kristiyano ka pa naman, bakit ka ganyan, bakit ka ganito?" Bakit, mga kapatid? May Kristo ka kasi sa buhay. Ang pangit ng ugali mo. Kristiyano ka? Ang talas ng dila mo. Nagsisimba ka? Hindi ka marunong sumunod sa utos ng magulang mo? Kristiyano ka? Hindi ka marunong mag-ugas ng plato? Diba, mga kapatid? Sinong taong gugustuhin ang ganyang pamumuhay? Sinong taong gugustuhin ang kanyang pag-uugali, mga kapatid? Wala. Wala, praise God. May time ka sa paglalaro, addict sa Facebook, addict sa Netflix, addict sa Wattpad, pero walang time sa fasting, walang time sa devotion, walang time sa Bible reading. Anong klaseng Kristiyano po iyan? Mga kapatid ko, babae ka, sa church ka lang nakapalda. Magsusot ka ng maikli, labas ang hita mo. Ang ganda-ganda ng paggagawa ng mukha mo, guguhitan mo, babawasan mo, babaguhin mo. Praise God, pasintabi sa mga young people na katulad kong babae.
Kristiyano ka? Chicks boy ka? Ganyan ba? Is that how you represent the Jesus in you? We are different, mga kapatid. Praise God. Yes, we're not perfect, but we are striving into imperfection. Alam nyo, mga kapatid, hindi natin maaakay ang mga tao sa labat sa pamamigitan lang ng doktrina. They have their own belief. They have their own doctrine. What they really need to hear, what they really need to see is someone that is good example na kung saan sa taong yun makikita ang good, ang guide, ang kindness ng ating pong Panginoon. I'm in my conclusion, mga kapatid. Balik tayo sa text natin. Look the story of Timothy. Maaring that time, pinipiloso po si Timothy dahil sa pagsunod sa salita ng Diyos. Pinipiloso po si Timothy dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pinagsasabihan siyang, Timothy, masyado ka pang bata para sa sabihin mo sa amin yung mga ganyan. Timothy, masyado ka pang bata para sa pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. But let no man despise thy youth. Listen, mga kapatid, praise God. Pagdating sa pag-obey, pagdating sa pag-response sa mga pinapagawa ng Diyos sa buhay mo, it is not about the qualification ang pinag-uusapan. It is not about your age. It is not about your personal talents and ability. Eh, kundi ang Diyos po mismo. Just do it anyway. Praise God. Can I tell you today that if we're still a young people, you can make a big impact in your church. Even if we're still a young people, mga kapatid, we can make a big impact in the kingdom of God. Woo! Hallelujah! Praise God! As I end, listen, you are the Timothy in our time. You and I are that Timothy in our time. Let that word sink in your mind. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. By all means, be thou an example. Praise God. God is good. And all the time, amen. All glory belongs to our God. Praise the Lord. Ang dami nating future preacher, Pastor. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Salamat po. At dyan po nagtatapos ang ating pong preaching contest. Praise the Lord. At parang nabitin tayo, mga kapatid. Ha? Parang kulang na lang. Ha? Altar calling na. Praise the Lord. So, salamat po sa mga contestant po natin nakipag-participate sa ating pong praise God preaching contest. Amen. So tuloy na po tayo bago po tayo mananghalian ay mayroon pong lima. Mayroon po tayong lima na entry para sa spoken poetry. Praise God, meron po tayong lima na entry. Yan, so ito po ang criteria habang sila po ay nag-prepare. Salamat po sa ating pong mga preachers. Pwede na po kayong bumalik sa inyo pong upuan. Salamat po. Praise the Lord. Okay, so start na po tayo. Yung mga may entry po ng spoken word, poetry, pwede po ba ang pumunta na po rito sila sa harap? Yan, sa may entry po, pumunta po rito sila doon sa ano upo sansa. Yan.
Okay, so ang mga kalahok sa ating pong spoken poetry ay ang Bulawan, Binmalay, Dagupan, Mangaldan at San Fabian. Yan. Kompleto na po ba sila? Lima? Okay, so ito po ang rules po natin para sa spoken word. The time limit for the spoken poetry is 5 minutes. 5 minutes lang po. Okay? So, kailangan tapusin nyo within 5 minutes. All entries should adhere to biblical apostolic faith of United Pentecostal Church. Okay? Entry, all contestants are expected to wear proper attire in accordance with modesty and holiness. Okay, ang criteria po natin for judging. Ang criteria po natin, kung paano po ito i-deliver, delivery, this message is clear, the message is clear, and major points are emphasized with conviction. Ito po ay 40%. At ang 30%, kung ito po ay naaayon po sa ating pong tema, by all means, be thou an example. Pangatlo po ay ang ating pong audience impact, which is 20%. At ang last po ay stage presence, which is 10%, mga kapatid. So, a total of 100% po lahat. At salamat po sa ating pong mga contestant. At handang-handa na po sila para sa ating pong, praise the Lord, okay, so meron po the same po yung ating pong judge, Ma'am Deborah, Pastor Ronald, at praise God, Pastor David. Sila po yung, praise God, magiging judge po natin para po sa spoken poetry. Okay, so the same sa preaching, ay kung sino po yung nandito na una, ay siya po yung atin na pong babanggitin. So, sa wala na pong pagtatagal, tawagin po natin ang Bulawan Church. Praise God, para sa kanila pong entry. Bulawan Church, palakpakan po natin ang Panginoon. Isang mapagpalang araw sa atin kabataan. Hayaan nyo sanang kami magpakilala sa inyong harapan. Kami nga pala ay dalagang Pilipina. Mga dalagang Pilipina na binago niya, na dati kalat lamang sa lansangan at salot sa lipunan. Na ngayon nakatayo na sa inyong harapan, nagpupuri na sa kanya at naging halimbawa na rin sa karamihan. Sa mundong ating ginagalawan, kabataan ang pag-asa ng bayan. Ito ang sigaw ng karamihan. Kabataan nga ba? Ako? Ikaw? Siya? Tayo nga ba? Masasabi mo ba na tayo? Malalaman mo ba na tayo? Mapapatunayan mo ba na tayong pag-asa kung di ka kumikilos sa iyong kinalalagyan?
Di mo ba nararamdaman o sadyang manhid ka lang na sa bawat paglabas mo at sa bawat pagmulat ng mga mata mo, labag sa nais ng Diyos na pagsunod ang nakikita mo, nakikisabay sa mga uso, nakikisabay sa mga bagay na makamundo. Imbis na Biblia ang hawak mo, cellphone nito. Scroll doon, scroll dito. ML doon, ML dito. Sayaw doon, sayaw dito. Imbis na salita ng Diyos ang naririnig mo sa makabatang tulad ko o tulad mo. Savage, triple kill, paru-paro G ang naririnig mo at nauuso. Imbis na sa simbahan ang punta at pag-imbita, ang bagsak ay gala. Pagpidal ng bisikleta, o di kaya na may kakatok sa bahay ng barkada. Sasabihing pre, tara, tagay tayo. Sa bawat gala mo ba pagpidal ng bisikleta, o di kaya naman sa bawat pagtagay mo ba'y nahanap mo ang ligaya? Oo, masaya ka, ngunit yan ay panandalian lang pala. Sa mga babaeng nagsusot ng kulang sa tela, palamuti sa katawan at pinta sa mukha na para ng palitada. Tingin mo ba'y iya'y kaya-aya? Kapatid, akin nang sasabihing nagkakamali ka. Nais mo bang sabihan ka ng, ah, Kristiyano yan, pero nakikiayon sa mundo. Ah, Kristiyano yan, pero puro alam cellphone, TikTok o di kaya laro. Ah, Kristiyano yan, pero di alam rumispeto. Yan ba ang nais mong marinig sa mga taong nakapaligid sa'yo? Kapatid, nakakahiya, Kristiyano ka at di tulad nila. Di ka ba nahihiya? Sa sarili mo, sa simbahan, sa pamilya mo, pati si pastor dinamay mo. Habang maaga pa'y magbago ka na sa pananalita, sa pananamit at sa gawa. Kapatid, malaki ka na, alam mo nang tama at mali, di ba? Sino dito ang nananamit ng kulang sa tela? Sino dito ang palamura? Sino dito ang di pa nakakilala sa kanya? Ikaw rin ba? Kapatid, oras na para gumising ka. Imulat mo ang iyong mga mata na tila ma ang mundo'y palala ng palala. Mga batikos at pamumuna, mga malinggawa, di na natin alam kung ano ang tama. Ano pa nga ba't bakit pa? Sa pakikipagtaloy tutuloy, halika't huwag nang magpaligoy-ligoy. Kaysa dumagdag at makisawsaw kay, bakit di na lamang ibahin ang daloy? Kapatid, nais mo ba ng pagbabago? Pwes, unahin mo ang pagbabago sa sarili mo at sa puso mo si Kristo. Sumigaw ka, kabataan, hindi sa pamamagitan ng iyong labi. Kumilos, gumawa ka at ipakita. Itama ang pagkakamali at maging magandang halimbawa. Magsuot ng nararapat, ang dating ikaw ay takwil na. Imulat ang iyong mga mata at ang mundo'y palala ng palala. Ibinis mo si Kristo, dalhin mo ang pagkakristyano mo sa lubman ng simbahan o maging sa labas nito. Kabataan, maging magandang halimbawa sa karamihan. All the glory belongs to Jesus, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. So, tuloy na po natin. Tawagin po natin ang ating pangalawang kalahok, ang Binmaloy Church. Sa gitna ng kadiliman, may lamparang nagliliwanag.
Iniilawan ang madaan ang di na kayang makita ng sanlibutan. Ilaw na nagbibigay kaliwanagan para sa buhay na puno ng kaguluhan. Magliwanag ka. Oo, ikaw na anak niya. Ang dahilan kaya niligtas ka ay di lamang kaligtasan ay matamasa, ngunit ang magliwanag ka rin sa iba. Sa mga taong pinipilit na maging masaya, sa mga bagay na wala naman talagang halaga, sa mga taong wala ng pag-asa dahil hindi siya kilala. Ilawan mo ang iyong lampara. Kaligtasan ng iba'y di mo dapat pinagwawalang bahala. Oo, ligtas ka na! Pero di yan masaya kung pamilya mo'y di mo kasama. Si Jesus ay bahagi sa kanila at oo, minsan nakakahiya! Pero mas nakakahiya sa Diyos kapag wala kang ginagawa. Kamusta na ba ang pagiging Kristiyano mo? May apoy pa rin bang nagliliyab sa'yo? Kaibigan, kailangan na nila si Kristo. Huwag naman sanang mas mahalaga pa ang emosyon mo kaysa sa kaluluwa ng mga taong mahal mo. Na kapag may pinagdadaanan kang problema, minsan sa bote ng alak, kala mo doon ang masaya. Samantalang ang tunay na kagalakan ay tanging sa Kanya. Na kapag ikay nasaktan ng iba, pati gawain ng Diyos, tinadamay mo na. Nasa kamalian ng iba, doon nakatoon ang iyong mga mata. Kaya paglilingkod sa Diyos, napakadali mong mawala. Na kapag ikay nagkasakit, isinisisi sa Diyos ang sinapit, ang masama pa nito sa albularyo ka lumalapit. Ngunit ang Diyos na lagi kang iniisip, bakit napakadali mo siyang ipagpalit? Kapatid, sa Kanya ka kumapit. Na kapag nawalan na ng laman ng bulsa, di mo maalalang tumawag sa Kanya. Ang dami mo pang gustong makita, pati Bombay na nakabisikleta, kala mo siya ang tunay na pag-asa. Na kapag ang buhay hindi pinalad, sa tayaan ng lodo tayo napapadpad. At kung pahihintulutan mo lang ang tatay nating ubod ng yaman, kaya niyang baguhin ang buhay na ating nakagisnan. Magliwanag ka, kapatid. Magliwanag na tayo. Magliliwanag ako. Ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano, anuman ang kalagayan ng buhay mo, ikaw may dumaan sa pagpapala o bagyo, ikaw pa rin ay nakatayo. Dahil kaligtasan natin di lang nakasalalay sa bautismo, kundi ang liwanag na kaya mong ibigay sa mundong ito. Kaya huwag palaging damdamin ang mahalaga sa'yo. Dahil ang kaluluwa ng maraming tao kasama ang buong pamilya mo ang pinakamahalaga sa mundo. Huwag kang maging makasarili, Kristiyano. Magliwanag ka naman sa mundong ito. Kailangan na nila si Kristo. Kailangan na nila ang liwanag na binigay ng Diyos sa'yo. Magliwanag ka. Magliwanag ka. To God be all the glory. Amen. Praise the Lord. Magliwanag tayo para kay Kristo. Tawagin po natin ang susunod na kalahok, ang Dagupan Church.
Senhor kong ehemplo. Kabataan, ang siyang pag-asa ng bayan, mayaman sa potensyal at kaalaman, marikit at malakas ang pangangatawan, handa lagi siyang makipagsapalaran. Hindi sumusuko sa paghamon ng buhay, paninindigan nito, matatag, matibay. Kanyang gawa't abilidad, sadyang mahusay. Magandang kinabukasan ang naghihintay. Subalit ngayon ay hindi ko na makita. Mga kabataan, tila hindi na pag-asa. Balita sa radyo at TV, puro problema, nagbibigay lungkot sa lipunan at pamilya. Depresyon, pagsusugal, paninigarilyo, pag-inom ng alak, laging tambay sa kanto. Paggamit ng droga, napakaraming bisyo. Pag-asa ng bayan, saan na kaya patungo? Pagkawala ng interes sa edukasyon, primarital sex at sinasadyang aborsyon. Naging rebelde, utak yata ay nalason. Juan, paano ka ba kaya makakabangon? Kaibigan, hindi mo to kaya ng nag-iisa. Gawa ito ni Satanas, hindi may pagkakaila. Subalit, pakinggan aking magandang balita. Mayroon tayong Diyos, pag-ibig niya ay tigilan. Jesus ang kanyang pangalan, huwag magdududa. Panginoon, ikaw ay maniwala. Sa kanya manalig at manampalataya. Sagot sa panalangin, iyong makikita. Problema na mabigat kay Jesus lumapit. Suliranin sa pamilya, relasyon na punit. Pagkataong nasira, bibigyang kapalit. Pagbabagong nais, iyong makakamit. Pag-ibig ng Panginoon ay walang katulad. Mga kasalanan ko ay kanyang pinatawad. Tinuwid niya ang mga mali kong lakad. Ang testimonyang ito ay aking ilalantad. O kabataan, buksan ang iyong puso. Huwag patigasin, papasukin si Kristo. Buhay na magulo, sa kanya ay isuko. Iyong makakamtan, tiyak na panalo. Ako ay tunay na apostoliko. Sa mundong nalason, magsisilbing ehemplo. Tutulong akong magbahagi ng ebanghelyo. Ipapahayag si Kristo sa harap ng publiko. Magsisilbi akong apostolikong ehemplo. Bawat pagtitipon, sisikaping makadalo. Ibibigay sa Diyos ang handog at ikapo. Aawit din ako at magpapatotoo. Magsisilbi akong apostolikong ehemplo. Tawanan man ako o kutyain ng mga tao. Kahit malakas ang impluwensya ng mundo, hindi ako bibitaw sa kanyang mga pangako. Magsisilbi akong apostolikong ehemplo, magdadamit ng estilong hindi sa Diablo, kahit pa mag-iba ang tingin sa akin ni Piolo, hindi ipagpapalit ang relasyon kay Kristo. Magsisilbi akong apostolikong ehemplo, may suliranin man ako. Kagipitan, sakit at matinding pandulumo. Paglilingkod sa Diyos, hindi ako hihinto. Magsisilbi kami apostolikong ehemplo. Ibabahagi sa mundo ang pag-aasa sa natamo. Maglilingkod sa Diyos hanggang sa muli niyang pagbalik. Apostolikong ehemplo. Amen. Praise the Lord. So, napaka-talented po ng ating pong mga kalahok sa oras na ito. Meron na lang pong dalawa. Tawagan naman po natin ang mga Aldan Church. Modelo. Maging mabuting modelo sa iyong nakababatang kapatid. Laging pangaral sa akin ang mga magulang kong minamahal. Maikling pangaral sa inyong pandinig. Pero hindi ko pinapakinggan, di ako nakikinig.
Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang ito? Na napakahalaga at kailangang matutunan ng taong tulad ko. Modelo, ano ba ang tunay mong kahulugan? Gusto kong malaman, gusto kong matagpuan. Salitang modelo na maaaring maraming kahulugan, na maaaring mga taong rumarampa sa entablado, na maaaring mga mamahaling bagay na kanilang iminomodelo. Pero hindi ito yung klase ng pagmumodelo na nais kong sabihin sa iyo. Hindi ito yung uri ng pagmumodelo na alam ng mundo. Dahil ito yung uri ng modelo na itinuro ni Apostol Pablo. Dito ay hindi mo kailangan ng iba't ibang kolorete. Hindi mo kailangan ng magarang kasuotan upang maging presentable. Hindi mo kailangan lumakad ng nakatakong dahil dito'y lalakad ka ayon sa salita ng Panginoon. Kaya malaki ang ibig sabihin ng salitang ito. Nakasalalay dito'y mga mata ng kapwa ko, Kristiyano. Mga mata na pwedeng makakita sa mga kilos kong ginagawa. Mga mata na pwedeng manghusga sa pagkakamali na pwede kong magawa na maaring dahilan pa ng kanyang pagkatisod at sa paglilingkod siya'y mawala. Kaya kailangan mong lumakad ayon sa salita ng lumikha. Ano nga ba ang salitang iyon? Paano kong maipapamuhay ang salita ng Panginoon upang maging mabuting modelo sa ibang tao at sa mga minamahal kong kapwa Kristiyano? Dapat pala'y makita sa buhay natin ang Panginoong Hesukristo. Dahil nung naoparito ang Panginoong Hesukristo sa lupa, lahat ng tao sa Kanya'y namangha sa pagkilos pa lamang at sa Kanyang pagmamahal sa bawat isa. Tunay na kahulugan na modelo sa Kanya'y natagpuan ko na. Sa pananalita pala ng ating Panginoon, dinig mo, ang tining ng pag-ibig ay naroon. Pananalitang walang paninira, hindi nakakasira sa isang taong mananampalataya dahil sa pananalitang may pag-ibig ng pagtatama. Upang ikaw ay lumago ng may kabanalan at pananampalataya. Isipin mo kapatid, naglalakad ka ba tulad ng Kanyang ibig? Pinagsisikapan mo bang maging huwaran ng mga sumasampalataya? Sa pananalita, ugali, pag-ibig, kabanalan at pananampalataya upang maging magandang modelo sa kanila para sa ikapupuri ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya ito ang nararapat nating gawin. Ito ang mga nararapat makita sa atin. Dahil suot mo ang pangalan ng Diyos, huwag mong hayaang masira ito ng lubos. Maging mag-ingat ka sa iyong pagkilos para maging tunay na modelo na nag-iisang Diyos. Kaya bilang kabataang Kristiyano, dapat tayo maging magandang modelo. Dahil suot natin ang pangalan ng Panginoon, saan man tayo pumaroon, hindi tayo perpekto. Pero, pupilitin maging perpekto. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay tapat at perpekto. Lahat ng papuri ay sa Diyos lang. Amen. Praise the Lord. Next po, mga kapatid, nakakalahog po natin, ang huli ay ang San Fabian Church. Praise. Praise. Praise.
tick-tock, tick-tock, tick-tock. Oras na! Kabataang apostoliko, kapatid, kailangan tayo sa mundo na puno ng kabiguan at kaguluhan. Kasalanang pilit na nilalaman ng mga kabataan. Kasalanan na nagiging normal na lang sa karamihan. Huwag ka nang magbulag-bulagan na magbingi-bingihan. Rinig mo ba ang iyak ng mga kaluluwa na hindi pa nakakakilala at sila'y nagmamakaawa dahil gusto nila kumawala sa gapos ng makasalanang gawa? Oras na para tumayo ka sa sarili mong mga paa. Hahayaan mo ba ng kaaway ang humawak sa kanilang buhay? Oras na makinig ka! Oras na makinig ka! Oras na makinig ka! Ano nga ba tayo? Hindi ba tayo tinawag ng Panginoon para maging halimbawa sa sanlibutan ito? At hindi para sumabay sa ikot nito. Mas madalas na nilang nababanggit yung mga usong salita, pero sa pagpupuri, sila'y nahihiya. Sana all, pet malu, lodi charot, mga salitang kalye na paulit-ulit mong naririnig, nakakabinging pakinggan, hindi mo ba sila kayang mapagsabihan? O ikaw pa ay nakikipagsabayan? Isa pa to, pagandahan ng skin nila Laila, Fanny, Mia, Goshen, pero hindi ka maka-attend sa morning devotion? Marunong mag-aya ng palalarong Call of Duty, pero sa gawain ng ating Panginoon, walang availability. Nakahuhumaling na mundong ating nakagisnan, nakakahintik na gawa'y huwag pa ang kinagtuluyan. Sa loob din ng simbahan, nag-iiyakan, nagtatawanan, baka sa kagalakan at kilig sa mata ng mga kabataan, kapag crush na ang sentro ng usapan. Naku, musikero, boses mala maestro. Naririnig mo ba ang iyong sarili? Lubos ang iyong paghanga sa nilikha. Siyasatin mo ang puso mo. Ang Diyos kaya, andyan pa ba? Sa eskwelahan kaya, nagagawa mo pa bang magsuot ng mahaba o nakakukompromiso mo ng kinagisnan mong pananampalataya? Labanan ng tukso na pawang bumubulong sa'yo. Oras na para labanan ito upang maging mabuting ehemplo sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Sino ang susundan nila kung walang Kristiyanong magiging halimbawa? Sino ang susundan nila kung walang Kristiyanong magpapakita na siya'y naiiba, naiiba sa pananamit, naiiba sa paggalaw at naiiba sa pananalita? Apostolikong Kristiyano, kailangan kanila. Makamundong gawain ay huwag atupagin, sa kasamaan at tukso ay huwag papalipin. Patuloy na maging halimbawa upang makaakay ng iba at kalugdan tayo ng mahilikha. Apostolikong Kristiyano! Apostolikong Kristiyano na dapat ang Diyos ang nire-representa sa mundo, sundin natin na kung ano ang nakasulat sa banal na libro. Gumising ka sa katotohanan, hindi ka nag-iisa. Sa langit ika'y tumingala, ipikit mo ang iyong mga mata at pakinggan ang boses na nagsasabi. Anak, sunumin mo kung ano ang tama. Sa Diyos ay mapuri. Amen. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Tumayo tayong lahat sa oras na ito. At praise God, ibigay natin ang papuri sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your holy name, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kay buti mo, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa our future preachers, Lord God, mga talented young people, Lord God. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon. Amen. Praise God. So bago tayo manalangin sa pagkatapos ng gawain sa umagang ito, ay salamat po sa ating pong mga naging hurado sa ating pong dalawang games na naumpisahan ngayon. Salamat po sa ating pong mga pastor na narito. Salamat po sa mga zone leaders na narito. Mga kapatid, adigit sa lahat. Kapatid, salamat po sa pakiisa nyo sa gawain ng Panginoon. Maraming salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ang kalakasan, mga kapatid. So announcement lamang po. Praise God.
Mamaya po ay Mangaldan Church ang cleaners. Tama po ba ako? Mangaldan Church po ang cleaners. At praise God, mamaya po ay babalik po tayo ng alauna at umpisan po natin yung ating pong iba pang mga games, ang chess, dama at ang Bible games po. So alauna, babalik po tayo rito para ituloy po yung ating pong games. Manalangin po tayo sa oras na ito. Praise God, dakilang Diyos, marami pong salamat Panginoon Lord God sa iyo pong mayamang presensyang aming pong naramdaman Panginoon Lord God at patuloy na nararamdaman Panginoon. Salamat po sa mga makalangit na pangunawa, kaalaman na iyo pong ginawad Lord God sa bawat isa po sa amin. Simula pa lang Panginoon sa mga lecturers, Lord, sa mga lectures Panginoon. At hallelujah Lord God, maging sa ganito pong tagpo Panginoon ay tunay nga po ikaw ang patuloy na nangungusap sa bawat isa po sa amin Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito na matapos po ang gawain, Panginoon, Lord God, at magkakaroon po ng lunch break, Lord God. Lord, hinihiling po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan hanggang sa matapos mamaya ang gawain, Lord God. Marami pong salamat, O Diyos, sa iyo po namin binabalik ang papurit pagsamba sa iyong dakilang pangalang Jesus. Amen and amen. Praise God. God bless us all, mga kapatid. Balik po tayo rito ng alauna ng hapon.